Sa medyo may mga edad na po, kalimutan niyo po yung word na nung panahon namin kasi hindi ka pa naman po patay. Pwede ka pang gumawa ng panibagong story. And don't ever always compare, alam mo nung panahon namin, ibang-iba sa panahon ngayon. Oo, ibang-iba na nga, kaya kailangan mag-move on. Kasi iba naman talaga yung nangyayari noon sa nangyayari ngayon. Pero hindi mo pwedeng sabihin na maswerte ka kasi iba yung inabutan mo. Iba din naman yung generation na ngayon eh. Kumbaga para you should learn to understand na ang mundo nagbabago. Kumbaga ang daming parang nung unang panahon, di ba? Ang mga sigaw ng mga Pilipino, tago, may mga hapon. Nung unang panahon yon. Ngayon iba, anak, labas, may hapon! Di ba? Iba na pa yan. Guys, alam nyo ba nagkakaubusan na ng katulong? Ang hirap na maghanap ng, honestly speaking, ang hirap na maghanap ng katulong. Noon sa amin, ilan-ilan katulong namin. Ang dami, sandali maghanap. Kahit umalis yung iba, paalisin mo, may kuwang. Ngayon, bibihira pa konti ng pa konti. Bakit? Maraming katulong na mas gusto pa mag-chat sa Facebook at maghanap ng aasawahin na foreigner kaysa maging katulong. Natuto na rin sila. Nag-improve na yung mga. Okay. Now, the only constant thing on earth is change. Kung ikaw yung isang tipong tao na lagi kang attached kung anong nakasanayan, it will be very hard for you to change. Kasi kailangan mo i-accept na lahat nagbabago. Dati, ang sulat, inaabot ng 3 araw, 1 araw, kailangan mo pa ng dila mo, di ba? Magpapadala ka ng sulat. Ngayon may email na. In short, lahat nagbabago. Now, kaya ako nasabi na ang bata mabilis matuto from 0 to 7 years old. Since ang utak natin bakante, lahat ng ipasok, absorb. Pag sinabi nga, gwapo ka, kahit hindi ka ganun kagwapuhan, maniniwala ka talaga, gwapo ka. At totoo lang, walang taong pangit. Halimbawa, hindi ka nagugustuhan ng kapwa mong Pilipino, pumunta ka sa foreigner, magugustuhan ka nila. Diba? Kung makikita mo mga trip ng foreigner, ibang-iba yung itsura. Okay, diba? Ibig sabihin, walang taong pangit, mali ka lang ng market. Sa Africa, pag matataba, ang tawag nila sexy. Pag payat, mahirap. Kasi since medyo, mahirap na country ang Africa, for them, once na may nakakain ka, mataba ka, ibig sabihin mayaman ka. Kaya gantang ginda sila, lalo na sa mga mahaba ang buhok. Kasi ang mayaman, dun may wig. O, pag naka-wig ka, iba-iba yung wig mo, mayaman ka. Yun ang paniniwala nila sa Africa. Kaya, iba-iba. Kasi artista, hindi naman kaya marami ang kakagusto sa kanila, maganda sila. Kaya marami ang kakagusto sa kanila kasi exposed sila sa maraming tao. Oh, ganun lang din kasimple. Okay, now, kaya regarding din dito, for you to adjust your life, kailangan nyo i-let go yung mga paniniwala nyo hindi po nakakatulong. Kasi may paniniwala ang mahihirap, may paniniwala ang mayaman. Example, kung gusto nyong yumaman, huwag nyong paniwalaan tong mga paniniwala to. Number one. Ang isa daw pong mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Huwag kang maniwala doon. Kasi kung i-imaginein mo, naalala mo yung sinulid? Dinila-dilaan mo pa? Pinapasok mo sa karayom? Madaling mahirap. Kung yung sinulid na nahirapan, kakatawan mo pa kaya ipasok mo? Lalong imposible yun. Clear po ba tayo? Okay. Kung gusto mong yumaman, tigilan nyo na po manood ng TV, lalo na ng soap opera. Kasi ang soap opera, ang bida, laging mahirap. Ang mayaman, laging masama ang ugali. Kaya kung lagi mong napapanood na yung mahihirap, yun ang mabubuti at yun ang magaganda ang nangyayari, yun din ang papangarapin mo. Kaya maraming Pilipino na habang naghihirap, tuwang-tuwa sila kasi feeling nila sila yung artistang laging napapanood nila sa TV. Okay, may factor po yun. Okay? Now, ano pa yung mga dapat yung baguhin? If you want to change your life, you need to change friends. Hindi po pwede ang mga kaibigan mo para puro mahihirap pero gusto mong yumaman. It will never happen. Kailangan mo maghanap ng kaibigan na mas mayayaman sa'yo at sila ang kaibiganin mo. Kung gusto mo maging mayaman, pumunta ka sa lugar ng pinupunta ng mayayaman. Marami pong lugar ng mayayaman na wala naman pong bayad. Pumunta ka sa hotel, wala pong entrance sa ang hotel. Pumasok ka lang doon, namnamin mo ngayon yung amoy ng hotel. Diba, nang grabe, ang ganda pala dito. Kasi iba ang pakiramdam pag nakakapunta ka sa lugar na
mayayaman. Gusto mong makatravel ng iba't ibang bansa? Pumunta ka ng airport. Magpa-picture ka. Dala ka luggage? Punta ka doon? After, uwi ka na ulit sa bahay nyo. Okay, ang importante na simulan. Bago ka natutong tumakbo, nagsimula ka sa gapang. Bago ka natutong kumain, nagsimula ka rin sa dede. Kaya bago ka magsimulang mamasyal ng iba't ibang bansa, kumuha ka muna ng passport. Simulan mo muna. Gusto magkaroon ng kotse, kumuha ka ng lisensya. Lagi magsisimula yan, sir. Kasi guys, if you can never see yourself na niyayaman ka, hindi ka talaga yayaman. Kaya dapat simulan mo sa sarili mo, sabihin mo, mayaman ka, mayaman ka, mayaman ka. Tapos kung sabihin, pangit ang maging mayaman. Guys, let's face it, when money talks, everybody listen. Sa magkakaibigan, sino ang nasusunod? May pera o walang pera? Anong trabaho ng walang pera? Runner! Bumili ka yelo, bilisan mo! Anong trabaho ng may pera? Tagautos. Sa magkakapatid, sino ang nasusunod? Panganay na walang pera, bunso na may pera. Bunso na may pera, bakit ko alam? Bunso ako! Nasa Hong Kong kami, sinama ko yung ate ko, yung mga ate ko, sinama ko si Papa, tapos pati bayaw ko, pati mga anak nila, sinama ko lahat. Nandun kami sa Disneyland. Isasakay ko si Space Mountain, yun ang pinaka-wild na ride ng Space Mountain, yung shhh, ganun kabilis, ang bilis talaga. Isasakay ko si Papa, 73 years old. Pinagbawalan ako nung dalawa kong ate. Huwag mong isasama dyan si Papa, delikado yan, baka atakihin yan, ayaw mo sinasabi. Tingin nyo yung dalawang run, sinong nasunod? Ako, hindi ko bibigay allowance sila pag hindi nila pinasakay si Papa. Di magsakay, tuntuhan pa rin yung father ko. Alam nyo bakit kayo tumatanda? Sino ang gustong bumata? Okay, tuturuan mo kayo ng technique pa paano kayo bumata sa medyo feeling mo matanda ka na, okay? Number one, don't celebrate your birthday. Kasi number one, isipin mo, nagsiselebrate ka para pasamain mo loob mo. Diba ka mag-celebrate? Tumimbento ka ng sarili mong edad. Ilan taong ka na? 23A. After next year, ilan taong ka na? 23B. Sumunod na taon nila, 23C. Bakit ganyan ang edad mo? May sarili akong kalendaryo. Kasi ang calendar natin, it is only a Gregorian calendar. Inimbento lang din naman tao yan. Di umimbento ka lang, papasayahin mo sarili mo. Kung 60 ka ngayon, next year, ilan taong ka na? 59. Next year, 58. Ang importante, masaya ka! Kung gusto niyo po ma-reverse ang age, tip ko po sa mga 50 pataas. Magkaroon po kayo ng mga kaibigan na bata. Kasi ang problema sa inyo, habang tumatanda kang kaibigan mo, mga kaedad mo. Pag nagbabanding kayo, ito topic niyo. Anong maintenance mo ngayon? Kaninong doktor maganda pumunta? Baguhin mo topic nyo. Baguhin mo pinapanood mo. Huwag kang manood ng puro, di ba? Pag matatanda. Bakit bumibilis ang buhay ng mga tapos na sa trabaho? Ano bang tawag doon? Retired. Kasi once na nag-retire, nawawala ng silbing katawan. Ang mga matatanda, kaya naglalabasan yung sakit kasi nagsiself-pity na. Anong self-pity? Grabe, ito na lang babuhay ko yung mga anak ko, may sarili na pamilya, mag-isa na lang ako lagi dito sa bahay. Nagsiself-pity po sila. And ang katawan natin, napakatalino. Once na nakikita niya na wala ka nang ginagawa masyado sa body mo, nagde-deteriorate siya. Kaya you should learn to exercise. Maglakad-lakad ka ulit, manood ka ng cartoons, maging masaya ka ulit, paglaro ka sa bata, di ba? Huwag mo, pag matanda kasi, ingat na ingat maglakad. Baka masugatan tayo. Hindi naman ang labanan ng buhay, pangunti ang teklat. Ang labanan ng buhay, paano ka nabuhay sa mundo to? Lahat tayo magiging abo. Kaya huwag mong ingatan masyado, madapa-dapa ka, mga importante, tumatayo ka. Di ba? Yan ang importante doon. No, guys, sa medyo may mga edad, yung putik ko sa inyo, maging bata ulit kayo, you should learn to play. Kumain ka ng healthy food. Huwag ka muna manood ng mga puro kadramahan. Iwasan mo yung mga matatanda mo rin kaibigan. Huwag ka muna magsasabi sa mga tao. Parang ito, nakikita niya dito, halo-halo yung tao. Anong pakiramdam? Kaya masarap, masaya. Okay, kaya always remember this. Kung ano man mga paniniwala mo, it is just
abilit. Sabi nila, pag nalipasan ka ng gutom, masama sa katawan. Pwede ka magka-ulcer, bla bla. Napatutuhanan ko yun ng mga networker kasi ang networker walang tamang oras ng pagkain. Okay, wala naman masamang nangyari sa atin. Tama po ba? Yes! Sa Africa nga, may mga country na ang pagkain nila once a day. Wala naman nangyayari sa kanila. Kaya hindi po totoo yung mga sinasabi pag nalipasan ka ng gutom, di ba? Ano lang yan, inimbento lang po talaga yan na hindi po siya nakakatulong for us na magbago po talaga ang life natin. Okay, ngayon, balik ako dito, kailangan nyo pong i-let go yung mga old learnings nyo. Tigilan nyo comparison. May tinatawag tayong short-term memory, may tinatawag tayong long-term memory. Kaya may short-term memory, para yung mga hindi importante, huwag nyo nang alalahanin. Okay, yun ang pinaka-importante nyo maintindihan. Kasi pag lagi mong inaalala lahat, ang hirap po mag-move on. For you to go up, you need to let go yung mga bagay na nagpapabigat sa inyo. Kaya kung nagpapabigat sa inyo, mga sama na nyo ng loob, i-let go nyo po yun. Mga karelasyon yung niloko ka, okay lang yun, maghanap ka na lang ng iba. Kaka-break nyo lang ng karelasyon mo, bukas maghanap ka na agad ng bago. Okay? Huwag mong patagalin yung pagiging malungkot mo, kung pwede naman kinabukasan, magiging masaya ka agad. Po yung nag-invento na pag nag-break tayo, dapat after 2 months, 3 months, bago ka magkaroon ng karelasyon, kalokuhan yan. Bakit mo palulungkutin ang dalawang buwan sarili mo? Eh, maghanap ka agad bukas. Diba? Para masaya ka agad. Pag nag-break kayo ng karelasyon mo, isipin mo lang, tapos na yung kontrata mo. Kaya hanap ka na lang, diba? Okay. Huwag kayong malungkot, hindi ka lugi pag nag-break kayo ng karelasyon mo. Bakit? Nung una kayo nagkakilala, masaya ka. Nung naging kayo, masaya kayo. Nag-mansary kayo, nag-anniversary kayo, nag-date, masaya kayo. Ang dami niyong beses naging masaya, isang beses lang naman kayo naghiwalay. Ibig sabihin, hindi ka pa rin lugi kasi konti ka lang beses na lungkot, mas marami ka pa rin beses na naging masaya. Clear po ba tayo? Yes! Pinaka-common cause ng nagiging malungkot tayo, naniwala tayo sa word na forever. Wala pong forever. Kahit nga asawa mo, hindi ka nakakasigurado na hindi yan sumakabilang bahay, di ba? May mga ibang naghihiwalay pa rin. And that's life. Bakit natin pipilitin yung sarili natin paniwalain sa isang bagay na pwedeng hindi mangyari? Ang importante dun, mahalin mo sarili mo kasi mas kasama mo ang sarili mo araw-araw kesa ibang tao. You're going to choose kung sinang mamahalin nyo. Mahalin nyo po sarili nyo, hindi ibang tao. Unahin nyo muna sarili nyo kasi the moment love na love mo sarili mo, pabalik na sa basong to. Pag punong-puno ng pagmamahal to, ang aapaw. Kaya yun po, learn to love yourself. I-priority nyo sarili nyo. Tip ko po sa mga magulang, don't ever alter kung ano ang gusto ng anak mo. Example, anak, gusto ko maging engineer ka kasi yan yung pangarap kong hindi natupad. Hindi po kasalanan ng anak mo kung hindi mo tinupad yung pangarap mo. Kaya huwag mo sanang isisi sa kanya na siya tumupad. Kasi magkakaiba po ang gusto ng tao. Diba? Yung anak, gusto ko mag-militar ka. Eh, gusto nga magtayo ng parlor. Masportahan mo. Diba? Huwag mo rin pong sisingilin yung anak nyo. Anak, ako nagpa-aral sa'yo. Ako nagpakain sa'yo. Huwag niyo po, kasi kung marunong niyo yung sumagot, eh, dahil niyo kami ginawa. Nananahimik kami, ilalabas-labas niyo kami sa pagkakas. Sisingilin mo kami ngayon ang kinakain namin. Diba, ano ang point niyo? Parents, you're there to guide. You're not there to control them. Kasi pag kinontrol niyo sila sa isang bagay na gusto mo at hindi gusto nila, hindi sila magiging masaya. Kayo din, ang trabaho niyo, fight for what you love. Kasi kung hindi niyo paglalaban kung anong gusto niyo, may mga ibang tao na makikialam na ito gawin mo kasi yun daw ang gusto mo. Alam mo kung saan ka kinikilig, alam mo kung saan ka masaya, yun ang ipaglaban mo. Kasi guys, katulad sa akin, graduate po ako ng computer engineer. Nung nag-networking ako, sabi sa akin daw ng course ko, sayang daw ng mga ganito, nag-aral pa daw computer engineer, tapos mag-networking ako. Kayo po sumagot. Kung totoo pong nasayang yung course ko. Ngayon, since nag-networking po ako, kasi kung di ako nag-networking, baka nasa abroad ako, or nandito ako sa Pilipinas, nagtatrabaho ako. Ngayon, tingin nyo, kung yung income ko ngayon, i-add nyo po, pagsama-samahan nyo lahat po ng kaklase ko. 40 po kaklase ko. Isama-sama nyo lahat ng kinikita nila. Isama nyo na pati sweldo ng mga professor namin, at din sa amin. Ipag-combine mo lahat ng kinikita nila, hindi pa sila sasapat sa kinikita ko ngayon. Kayo sumagot. Ano yung sayang? Ginawa ko yung course ko o ginawa ko to? Ginawa ko. Imagine mo guys, na ilang countries ako, ilang sasakyan.
kumbaga kung iisipin yung siguro yung experience, na-experience ko na po lahat. Because of just this na pinaglaban ko kung anong gusto ko. Kasi I'm a very practical person eh. Madaling makompute ang future mo. Okay, kaya eto guys, sa programming po natin, ba't bumalik? Saan yung daming basura sa kamay? Naglinis kasi ako ng pantalo. Yung mga nakasabit sa likod ng pinto, ito nasuot ko. May pera pala, hindi ko alam. Okay. Sasabihin nyo, grabe naman yan. Hindi mo napansin. Hindi po, pag marami pera mo, hindi mo mapapansin. Pag wala kang pera, mawalan ka ng 20, mag-aaway buong bahay. Sino kumuha ng 20 ko? Okay. Now, may nararamdaman ko. Okay, now, dito sa programming guys, ang mga dreams natin, dito lang siya iikot. Lahat ng tao ito dreams. Gusto magkaroon ng maraming? Pera! Sinong gusto magkaroon ng maraming pera? Guys, masarap magkaroon ng pera. Sabihin ko sa inyo, mas masarap naman umiiyak ka. Mag-break kayo ng boyfriend mo, umiiyak ka na nasa loob ka ng kotse. Iba kaysa umiiyak ka, naglalakad ka sa kalsada. Nasaan na? Iba pa rin pag may pera kaysa sa wala? Pera! Okay. Now guys, common denominator to ng relationship. Your relationship will never be sweet kung wala kang pera. Mahirap po mag-celebrate kayo ng anniversary nyo, tapos ang binigay mong bulaklak, sambalita, di ba? Kasi wala kang pera. Yan doon. Okay. Now, kotse. Okay, magkaroon po kayo ng kotse, magkaroon po kayo ng happy family, magkaroon ka ng time sa anak mo. Kasi sa may mga wala pa pong pamilya, sa mga fresh grad at mga bata pa, isa lang pakiusap ko, huwag kayong magmadali magpamilya. Unang-una, ang pagpapamilya, hindi lang po pagmamahal. Bago ka magpamilya, tatanong ko, ready ka na ba sa gastusin mo? Magkano ang gatas ng bata? Gasto sa bahay, gasto sa ganito. Marami pang obligasyon. Nagkakataon lang, we are not trained to be prepared pag nagkaroon ng family. Kasi ang tinatanong sa simbahan, ikaw, mahal mo ba to? Ikaw, mahal mo rin ba to? Yun ang tanong agad. Ba't hindi man lang tinanong, ikaw, magkano ba sweldo mo? Kaya mo na magbuhayin to? Diba? Hindi man lang tinatanong ng ganon. Pero pag mangungutang ka ng motor, ang daming tanong. Magkano sweldo mo? Kung bang kumikita ka? O nasaan bahay mo? Ang daming tanong pag motor ang inuutang. Pero pag bata ang ginagawa, walang katagutan. Diba? It's so weird regarding sa ganon. Okay. Sa mga binata, magpayaman na lang muna kayo. Kasi pag mapera ka, hindi mo na kailangan manligaw. Ikaw pa ang mamimili kung sino ang gusto mong maging. Tapos hindi ka nakakabahan. Di ba ang pinaka-nakakatakot sa lalaki pag tinawag ka ng magulang ng girlfriend mo? Papuntahin mo nga yung boyfriend mo dito. Di ba kabahan mo ka na niyan? Tatanungin ka, kaya mo na bang buhayin ang anak ko? O paano kung kumikita ka? Di kaya-kaya mong sagutin. Kaya mo lang buhay ng anak ko. Eh gusto nyo, sumabay pa kayo. Di ba pag kumikita ka ng malaki? Yung po talaga to kasi, nung what unfair po mundo, I'll be very honest with you, hindi po fair ang mundo. Ang mahirap, naka-ordinary bus. Ang mayaman, naka-aircon. Ang aeroplano, may economy, may business class, may first class. Napaka-unfair ng mundo. Kaya you should just choose kung saan gusto nyo maging favorable sa inyo o sa inyo maging unfair. And totoo po yan, iba po ang treatment sa may pera at sa wala. Sa mall na nga lang eh. Maglakad ang pumunta ka sa mall ng mga pangmayaman at sa mall na pangmahirap, ibang-iba po talaga. Kaya dun kumbaga, mas maganda po na kumita kayo ng pera. Madali pong yumaman. Ang nagiging problema lang sa atin, marami po tayong pinaniniwalaan ng mga tao na hindi naman mayayaman. Don't get offended po. If your parents is not rich, don't listen to them about money. Ang nagiging problema natin, mahirap parents mo, sa kanila ka nakikinig tungkol sa pera. Kung alam nila pa paano yumaman, dapat silang unang-unang yayaman. Kaya dapat makikinig ka sa taong yumaman. Hindi yan sabi ng iba, grabe naman, parang nakaka-insulto. Hindi po. It's not being disrespectful to your parents, but simple lang naman, pag masakit ngipin mo, kung ang magulang mo hindi dente, sa kanya ka ba pupunta?
kung may kaso ka, hindi naman abogado magulang mo, sa kanya ka ba pupunta? Hindi rin. Ganun din po pagyaman. Kung ang parents mo hindi mayaman, makinig ka sa mga kakilala mo na mayayaman. Kung wala kang kakilala, maghanap ka ngayon ng kakilala mo at silang pakinggan mo. Okay? So, house and lot, sinong gusto magkaroon? Aaten ba kayo sa anniversary ng Yes! Ikaw lang ba o marami? Marami! Buot na kayo kasi malay mo kayong mag-buot nito. Yes. Sabi ko nga ang swerte kasi yung pinos ng Inglobal na bahay, parang ito din yung... Di ba? Ano kaya kung ako yung manalo ng bahay? Parang mamimigilan siguro ang 500,000 akin yung bahay. Kasi blessing yan eh. Pag blessing binibigay sa'yo, hindi mo dapat pinamimigay. Dapat tinatanggap mo yan. Di ba may kasabihin, it's better to give than to receive? Hindi ko yung totoo. Both words yun. Pag nagre-receive ka, hinahayaan mo yung tao magbigay. Kasi kung lahat ng tayo nag-give, walang nagre-receive, sino bibigyan mo? Tama. O kaya, the moment nagre-receive ka, you're giving chance dun sa taong nag-give. Kaya pareho po siya importante. Importante mag-receive, importante din mag-give. Kaya kung ikaw din tao na puro ka lang receive ng receive ng receive, isang araw, wala nang mag-give sa'yo. Okay? Ganun lang kasimple na. Now, kaya guys, ito, umattend po kayo ng anniversary. Ako po sabi sa inyo, maghakutin nyo ng buong papilya nyo. Bakit? Hindi ka kayo nakasimple. Magkano ba yan? Sa 350 pesos, makakapunta kayo ng Philippine Arena. Siya po ang largest indoor coliseum sa buong mundo. Sipin, makakarating ka doon. Pangalawa, makikita mo yung mga iba't ibang banda na sikat, lalo pa yung Kumanta ng Buwan. Okay, pupunta po siya doon ngayon. And meron si San Jose, Julian San Jose, tapos this band. And hindi ko pa alam kung baka biglang may surprise guest pa tayo. And maliban doon, marami po kayong makita mga foreigner. Importante po na may makita kang foreigner kasi kung ikaw nagdi-network at pa-quit ka na at pagdating mo doon marami kang nakita mga ibang tao na nagdi-networking din, tumataas ang confidence mo sa sarili mo. Doon mo ma-realize na, wow, hindi lang pala ako ang nagdi-networking, hindi lang pala ako nababaliw, pati pala mga ibang lahi na babaliw din. Kaya importante kayong pumunta doon. Tapos makikita nyo pa yung mga ibang ibang event, lalo pa maraming updates at good news si Dr. sa anniversary. Okay. Ang pinakaisang malupit pa dyan, may raffle, kotse, may raffle na bahay. Isipin mo yan, guys. Malay mo. At ang isipin nyo nalang pinakahuli, bumili ka lang ng isang t-shirt. Bakit sa 350 mo, may kapalit na t-shirt? Wala. Meron. Yun nalang isipin nyo. Saan ka makikita? Bumili kang t-shirt. Meron kang raffle ticket. Yes. Kaya attendan nyo to, guys. This swerte na nga natin kasi ang Inglobal lumakas ng sobra sa Philippines. Kesa naman pupunta pa tayo ng ibang bansa para ma-inspire yung mga tag-ibang bansa nga pumunta ng Pilipinas, ikaw naman taga rito lang, hindi ka pa makarating sa Bulacan. Ito, may downline akong galing Zambia, pamasahe nila, back and forth, magsi-50 mil na. Pamasahe. Iba pa yung hotel. Iba pa yung mga ibang gastos niya. Tapos kung kayo taga rito, hindi nyo pupunta nun, sayang. Ang laking nawawala sa inyo na hindi nyo, yung iba nga nababali na nababali. Kaya, maaasahan ko ba this coming anniversary, aaten kayo? Yes! May ticket na ba kayo? Yes! Sigurado yan? Yes! Actually po, grabe, ang 55,000 yun. Ngayon po, halos paubos na po yung ticket. Kaya kontakin nyo na po agad ang apply nyo, magpa-reserve na po kayo ng ticket. Kasi lalong magbabalik pa po itong order bago and baka maubusan po kayo ng ticket. Kasi by anong araw ngayon, Tuesday? O within this week, magbabalik na po yun. Kasi ang last na alam ko, nasa 45,000 na ata yung nagbili ng ticket. Kaya konting-konti na lang poubos na yan. Kaya ako, i-grab niyo po itong... Huwag kayo mag-antay kung kailan malapit na much better na malayo pala. Okay? Sunod, travel sa iba't ibang bansa. Okay? Ito yung mga... Dito ba umiikot lahat? Yes! Yes. Okay, now, for you to get your dreams, you only have 3 choices. Number 1, pwede po kayo maging empleyado. And i-discuss ko lang po sa inyo ng konti. Tatansin ko yung oras, kaya. Okay? Ano yung... ang history ng pagiging empleyado. Okay? Ito yung mga nag-collaborate at nagtulong-tulong bakit marami sa atin nagiging empleyado. There's nothing wrong about being employed. Pero the moment gusto mong yumaman at pagiging empleyado na nakikita mong way para kay yumaman, mali po mindset nyo. Kasi wala pong yumaman na empleyado, lahat po ng yumaman, nagkaroon po sila ng other business or other source of income. Ang pagiging empleyado, pwede mo siyang daanan. Pero ito yung pinaka. Number 1, simula tayo pinanganak sa mundong to, ito nang naging mentor natin. School.
At ang school, ang original school before, ngayon nagkakaroon ng mga adjustment at updates. Ang original school before, nung industrial age, sobrang boom ng mga negosyo. Ang daming negosyo nagtatayo, na naging problema mga empleyado. Konti ang supply ng worker before. Kaya sabi nila, buti pa gumawa tayo ng isa na magsusupply ng mga worker. Okay? Now, school ang isa ng pinaka. Bakit? Mapapansin mo sa school, nung nag-aaral tayo, ang average na oras ng pag-aaral, 8 hours. We are obliged to wear ID. We are obliged to wear uniform. Nung nag-aaral tayo. Now, mapapansin mo, nung nag-aaral din tayo, normal na normal sa atin ang line. Nakapila ka palagi. Okay? The moment you graduate sa school, at you're already working, ang pagtatrabaho, average is? Are we obliged to wear ID? Are we obliged to wear uniform? Nakapila pa rin ba tayo? Then the question is, how come lahat ng nangyayari sa loob ng school, yun din ang nangyayari sa work? Because it is designed that way. Don't get offended. Sa school, we are taught what to think. We are not taught how to think. Okay, i-define ko ng konti. Marami pong graduate ng college. Dinaan na natin basic math, addition, subtraction, division, multiplication. But ang dami pong empleyado na hindi marunong mag-solve ng simpleng mathematical equation. Example, mga empleyado. Income minus expenses equals utang. Simple communication, guys. Isipin mo, kung marunong ka mag-solve, bakit ka nababaon sa utang? Simple lang, mas malaki yung gastos mo kaysa sa kita mo. Ito pinaka-worst. Nagngangarap ka pang yumaman. Pero dumadami ng dumadami ang utang mo habang tumatagal. Now, ano ang point ko, guys? The moment you want to become rich, dapat dadaanan nyo lang ang pagiging empleyado. Kaya it's a very good sign sa mga empleyado kung nandito ngayon at nag-aim global kayo. Pwedeng palakpakan nyo po. Guys, dinisign po lahat. Maliban to, you're working, binigyan ka ng pera, pero yung pera pinadaan sa'yo. Bakit? Pagkatanggap mo ng sweldo, may SSS, GSIS, PhilHealth, pamasahe, panggastos-gastos. In the end, may natitirang korte, dinagdagan ka pa ng occasions. Ang occasions are designed for you to spend money. Bakit merong monthsary? Diba dati wala naman monthsary? Bakit may monthsary? Kasi hindi lahat umaabot ng anniversary. Okay, in short, kailangan ng businessman kumita. Paano hindi umaabot ng anniversary, Kramin? O lagyan natin ng okasyon ng monthsary para gumagastos pa rin sila monthly. Mapapansin mo, January to December may occasion. January, New Year. February, Valentine. Just imagine this, yung patay ng bulaklak na ibibenta. Ano ang pakiramdam ng meron ako ditong pera, sabihin natin, may 1,000 ako, susunugin ko sa harap niyo. Anong pakiramdam? Sayang. Anong pakiramdam na bibili ka ng bulaklak? After binili mo yung bulaklak, pinamigay mo. After na naaantayin malanta, pag nalanta itatapon, anong pinagkaiba no? Di ba mas maganda pa, binigay mo lang sana ng plant? Ayan, plant, diligan mo, magkakabulaklak din yan. Di ba? Mas practical pa sa mga manliligaw, magbigay ka na lang sa girlfriend or sa nililigawan mo ng isang sakong bigas. Matutuwa pa dyan pamilya nila. Di ba, ganun din naman ang alaga. Ng isang halos 1,000 plus, ang isang bouquet na bulaklak, 1,000 plus din. Okay, now, dinisen ko siya lahat na hindi mo namamalayan yung 20 years old mong edad, umabot ka na ng 60 years old sa trabaho mo. Yung dreams mo, magkaroon ng sariling bahay, sariling makapag-travel ng iba't ibang bansa, lumiit ng lumiit. It is training us na sobrang smooth nang hindi mo namalayan yung pangarap mo, lumiit ng lumiit ng lumiit ng lumiit. Tama. Kaya pansin mga nag-work, kadalasan, at saan na lang sila makasamasaya pag may bakasyon, pag may holiday, pag meron sweldo, ubos agad kinabukasan, dinisign ka na ng ganoon. Kaya kailangan nyo, ang tawag ko dyan lagi, ma-reformat. Maintindihan nyo na if you're working, hindi po talaga kayo yayaman. Kaya kailangan nyo magkaharoon ng ibang source of income na pwede kang kumita ng malaki. And dun po papasok ang gaganda ng Imbluwan. Bakit? Pwede mo siyang gawin kung kailan ka convenient. Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-resign sa job mo, idugtong mo lang to sa ginagawa mo, yung sweldo mo sa trabaho mo, yun ang panggastos-gastos mo, yung kita mo sa AIM Global, yun ang savings mo, pantupad ng pangarap mo. Okay po ba tayo? Now, sunod na pwede kayong kumita is business.
Sa business naman, ang pinaka-problem dito, ang traditional way ng negosyo, malaki kapital mo, malaki ang kita, maliit ang kapital mo, maliit ang kita. Wala kang kapital? Yun ang basic ng business. At ang business, ang ROI or return of investment, normally 3 years. Pag nag-invest ka ng 1 million, ang good business daw, makakabawi ka within 3 years. Pag more than that, hindi na yung good business. Kaya lang, problema sa atin ngayon, sa pagninegosyo po, napaka-stiff ng competition. 50,000 yung 100,000, papers pa lang po yan. Mayor's permit, building permit, ubos na po yung pera mo. Okay? Kaya ang kagandahan dito ngayon, guys, eto, evolution. Ano yan? Networking. Maraming tao negative sa networking, hindi dahil sa pangit, maraming tao uninformed. Paano nasabing uninformed? May mga tanong sa networking, eh kung maganda ang networking, bakit marami akong kilala na sumali, hindi naman umaman? Ang sagot ko, bakit lahat ba ng tumaya sa loto, nanalo? Lahat ba ng nag-take ng board exam, nakapasa? Hindi rin. Sabi sa akin, eh ang pangit dyan sa networking, ang pinapayaman nyo lang yung nasa taas. Hindi ko maintindihan sa tao, bakit galit na galit tayo sa nasa taas? Mag-networking ka o hindi, kumikita yung nasa taas. Simulan mo, pinanganak ka sa mundong to, sinong kumita? Hospital, nasa taas mo. Nag-aaral ka, sinong kumita? School, nasa taas mo. Nagtrabaho ka, sinong kumita? Boss mo, nasa taas mo. Bumili ka ng relo, bumili ka ng damit, sila kumikita. Sumakay ka ng tricycle, kumita yung tricycle driver. Mamatay ka, kumita funeraria. Ibig sabihin, simula pinanganak hanggang namatay, may kumikita sa'yo. O bakit ka nagugulat kung may kumikita? Gusto mong walang kumita sa'yo? Di lumipat ka ng ibang planeta. Magsulo ka doon. Maraming ibang tao na may iba pa ganito. Uy, ganito ka. Piramidin ka. Piramidin ka. Diba, hindi ko maintindihan. Ano ang pangit sa piramidin? Di sabihan mo sila, ikaw bilog. Bilog ka. Bakit ako bilog? Kasi 12, 3, 6, 9. Gigising ka ng 5, pasok ka ng 6, uwi ka ng 8, pasok ka ng 5, pasok ka ng 6, paulit-ulit lang yung buhay mo. Wala naman nangyayaring pagbabago sa'yo. Kaya ikaw, circle ka. Namagaling sila sa pyramid. Ay, lahat naman may pyramid. Kung masama ang pyramid, di masama na ang food pyramid. Diba? Guys, kaya ginawa lang ang pyramid kasi madaling maintindihan. Yun ang purpose niyan. Eh, alam ko na yan, bilog-bilog. Toto, recruit kang isa. O, diba, pyramid, bilog-bilog yan. Guys, ginawa lang yan for illustration purposes na mas madali. O, sabihin natin si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Di, ayaw mo ng pyramid kasi galit ka sa pyramid. Ibay natin. O, mag-recruit ka, ikaw si A. O, recruitin mo si B. Recruitin mo si C. Si B mag-recruit, si E. Ito si F. Ayan, mag-recruit din siya. Oh, drawing mo yan. Spaceship ka yan. Eh, galit ako sa bilog-bilog. Oh, si E. Recruit ka. Oh, si Square A. Recruitin mo, si Triangle B. Oh, si C. Rectangle C. Diba? Anong masama sa bilog-bilog? Anong ba? It is just an illustration para mas maintindihan mo ng mas madali. Wala ang purpose na. Galit ka sa kumikita sa nasa taas, kailan bang mas malaki ang kinita ng janitor kaysa sa presidente? It will be a chaos kung ang structure mo ang kumikita yung nasa baba. Subukan mo yung presidente ang sweldo 10,000, yung janitor 100,000. Baka mayayang pagtingin mo yung presidente na nandiyan. Diba kasi sabihin ng janitor, oh, dagdagang sweldo mo 10,000, ikaw na maglinis dyan. Diba, it is just guys, kung anong common ibabato mo sa networking, it is always happening sa lahat ng yan. Una-unahan, may favor pa rin lang naman talaga lagi ang nauna kaysa sa nahuhuli, but it doesn't guarantee. Okay, regarding sa kumikita sa nasa taas, sa totoo lang, sa networking nga, hindi po totoo yan eh. Kasi kahit nasa babang baba ka, kung magsisipag ka at gagalingan mo, kaya mong talunin ang kumikita. Yeah. I joined network marketing 2003. Kung talagang totoo una-unahan ng networking, di sana lahat na nag-join 2002 pababa until na kumikita sila ng sobrang laki. But it is not a guarantee na una ka, kiyayaman ka. Depende yan sa sipag mo, depende yan sa galing mo.
Kaya sa akin, ang networking, guys, this is just an evolution. Parang noong unang panahon, pag maliligo kayo, dati kumuha ka ng tubig sa poso, asa, balon. After balon, poso. After poso, gripo. Noon, pag makikinig ka ng music, plaka. Isang bilog na pagkalaki-laki, isang kanta ang laman. Diba, nag-improve, cassette tape. Ang problema sa cassette tape, pag gusto mong ulitin yung kanta, kailangan mo ng ballpen, itutusok mo, gaganon-ganon. Diba, after sa kao ko, papakinggan. After ng CD, after CD, MP3. That is evolution. Nung paakit kayo dito, naghagdan kayo elevator. Bakit kayo nag-elevator? Kasi mas madali. Yun ang naging problema sa tao. Pinapili ka na. Sumumaman, sumagukay, anong gusto mo? Pala o bakho? Pala o bakho? Yun ang problema sa karamihan. Pinapili na pala o bakho? Kutsara! Tapos natatanong, hirap na hirap ako yumaman kasi ang kutsara ginagamit mo. Nagbago na ang panahon ngayon. Yes, being employed. It is very good, 1960s. Noong unang panahon, isa lang nagtatrabaho, buhay na kayo buong pamilya nyo at maganda na ang sweldo nyo, maganda na ang mga anak mapag-aaral. Ngayon, hindi. 1,000 mo na pag nag-grocery ka, ganito bit-bit mo. Ngayon, 1,000 mo, ganito bit-bit mo. Iba na ang mundo ngayon, guys. Huwag kayo mangarap ng fix. Maganda ang employment kasi fixed income po, tandaan mo ang gastusin, hindi fix. Malamahal lang pamahal ang bilihin. Gusto mo yung sweldo mo, fix. Diba? Always remember this, guys. Ang pagtaas ng sweldo, yes, may taas man siya, pero napakalit ng percentage na hindi niya kaya mag-cope up sa bilis ng pagtaas ng bilihin. And always remember, if you're single at kinakapos ka, paano na lang pag nagkaroon ka ng anak? Isang gatas po ng S26, magkano? Aabot ng 1,000 plus na nauubos ng isang bata ng 1 linggo. Kasi kayo nga, gano'n ang bagay. Kaya, you need to learn. Marami ba ako narinig na hindi ako magaling sa math? Hindi, gumaling po kayo sa math. Madali ko pag-aralan ng math kasi lahat po may math. Magkano yung sweldo mo, bayarin ng kuryente, bayar, lahat po yan may math. Diba, yung girlfriend mo nga nako-compute, oh, hindi ka pa nagpapakita sa akin, oh, di ba matawag doon, ino-compute niya kung gaano kabilis kayo nagkikita. Lahat po may math. Kaya, guys, this is just an evolution. Noon, telepono, nagkaroon ng pager, kinumbay yung dalawa, nagkaroon ng cellphone. It is just a combination. Kaya huwag kayong maano na, ang networking, totoo po ang networking, maraming yumayaman. Kasi nga, this is the fastest way for us to earn right now. I'm not saying ito yung pinakamaganda, pero sa ngayon, ito po talaga ang pinakamaganda. At you're very lucky kasi nasa pinakamagandang career. Bakit ko nasabi? Simple lang. Sa totoo lang, dahil kong mga ibang networker na kaibigan sa iba't ibang kumpanya, isa lang nasasabi nila, sobrang ganda po ng AIM. Kaya kung first company mo, AIM Global, sobrang swerte. Yes! Swerte. Okay. Now, AIM Global, 12 years in the industry at magta 13 years na tayo this May. Kaya pwedeng palakpakan po natin. Guys, ang respeto po sa atin, hindi lang po dito sa Philippines, ibang mga iba't ibang lahi, pag napupunta po sa iba't ibang bansa, kita ko gaano sila nai-inspire sa AIM. Okay? Now, ang AIM Global is already a billion peso company. AIM Global started with, naranasan na, inabot ko pa po yung ganito. Joseph, Sergeant Todd. Sabi, yes sir. Oh, i-book muna ako sa Sampaguitan, yung pinakamurang kwarto. Sergeant yan ha, mga 2,600. Pinakamurang kwarto kasi ang Sampaguitan po, di ba? Kung alam niyo yung parang Sampaguitan, hindi naman hotel ba tawag sa kanila, parang Sampaguitan Inn. Doon sa Sergeant nag-stay. Magkano lang yun? 500 ata pesos per day. Hanggang dumating sa point na nakita ko na ang gusto na nila lagi pinakamahal na hotel, pinakamahal na room sa hotel, dumating ko sa ganun. Ang may-ari, nakita ko from the scratch hanggang sobrang po silang imaman at ang isa lang na pinakaswerte natin, hindi man lang po sila nagbago sa work ethics nila. Hanggang ngayon po, sobrang sipag po nila. Kaya nga ako, sobrang parang sa akin, actually kaya NDO ko lang po nung last Sunday, Saturday, tapos NDO na naman po ako ngayon, para ako nahihiya din po ako sa kanila. With what I'm earning, with the life na na-experience ko because of AIM Global, parang nakakaya din kung di magsisipag. Kaya sabi ko, naging panata ko rin na within this year po, mas lalo po ako magiging madalas na po mag-talk dito lang po sa 7-4. At mag-iipot din po ako sa iba't ibang part ng Philippines at lalo na sa iba't ibang bansa para mas maraming katulad nyo ang ma-inspire at ang maging buhay katulad din namin pagdating lang. Okay po ngayon?
Hindi ko ba kayo magsasawa sa akin pag lagi niyo po ako pinita? Okay, sunod. Quality products. We have a very good product na hindi po gawa sa Philippines but gawa po siya mismo sa Nature's Way sa US at Weider po sa Europe. Ibig sabihin, ang products po natin talagang gumastos po sila ng $1 million para lang mag-research. Para alamin lang muna. Kasi ako po, more than 30 plus na po edad ko. Okay, 30 plus na po ang edad ko. Nung hindi po automatic ng supplement natin, parang tinatamad ako sa'yo. Ayaw ko naman ang may iniim mga supplement. Ang dami ng sakit sa katawan. Ang daming sumasakit sa katawan. Nung uminom ulit ako, nawala. Kaya sa inyo, may mga nararamdaman po kayo, I do suggest mag-mass dose po kayo ng products natin. Pag uminom ka ng uminom, ang pakaramdam mo talaga, batang-bata. Yes! Okay. Now, hybrid marketing plan, guys. Bakit nasabi itong hybrid? Kasi combination to. Darating ang time, ako po, kumikita po ako sa Unilevel Stair Steps. Ano to? Yung reorder. Wala nang nag-join. Kasi dati ang networking, focus sa recruitment. Pag natapos ang recruitment, bagsak ang income. Right now po sa Englobal, napakaganda. Unilevel ko Stair Steps, mababa na po akong kalahating million one. Pag sinabi yung reorder, mapipigilan ko pa ba yung mga taong nagkakape? Yung nagsashampoo? Yung nagliligo lahat. Hindi man mapipigilan, pero ang point ko, yung mga product natin katulad ng sabon. May sabon tayo, may toothpaste. At may mga darating pa tayong product na lahat ng ginagamit mo sa katawan mo, lahat galing na sa atin, ang kagandahan, kumikita. Guys, no offense. Sino po dito, first timer ba dito? Ma'am, ano pangalan nyo? Julie, ilan taong na Julie? 27. Nagtutut-brush ka ba? Okay. Ilang taong ka nang nagtutut-brush? Since 3. Hindi, pinisimulang pinanganak. Ang may ngipin ka na. Anong brand ginagamit mo? Colgate. Okay. Ilang taon mo nang ginagamit? Mga 20 years na. Tanong, nagpadala mo lang ba sa inyo ng letter yung Colgate na kinongratulate kayo? Nang binigyan ng loyalty award? O regalo? Hindi. Sa AIM Global, magpalit ka. Ang kagandahan ko sa toothpaste natin, nakakaputi siya ng ngipin nang hindi nakakapanipis. Kasi may mga ibang fluoride. Ang fluoride po, maganda sa ngipin kasi para pumuputi, pero numinipis ng numinipis. At ang kagandahan ka po sa atin, natural. Isipin mo, habang gumagamit ka ng toothpaste mo, kumikita ka. Ang kagandahan dito, mag-toothpaste ka lagi pag may mga kaibigan ka. Anong brand yan? Ay, doon lang yan sa akin nabibili. O, di ba napopromote mo yung business mo na hindi halata? O, isa pa. Pag may mga regalo, ang ipang regalo mo yung box natin ng Liben, yung may choco, lagyan mo na lang ng ribbon. Yun ang pang regalo mo, kape to, masarap to, may choco to, na mas maganda pa to sa Ovaltine at Milo. Kasi yung kulay nila kinumbay. Okay. Oh, ang Milo na ibig sabihin yan, masarap inumin lasang Ovaltine, may choco. Okay. Ipo-promote mo sa friends mo, yun ang ibang re-regalo mo. Pag naubusan, sinong bibilhan? Kaya yun ang technique. Isa pa, bahay mo, ayusin mo. Tanggalin mo yung mga picture nyo, kung ano-ano mga first community ng anak mo, medal ng tanggalin mo. Ilagay mo yung mga box ng product natin. Yun ang ilagay mo sa bahay mo. Tapos lagi ka mag-invite ng mga kaibigan mo. Para kung may kaibigan ka, oh, ano ko yan? Ano yan? Ano yan? Ay, napopromote mo na yung business mo nang hindi halata. O, oh, diba? Saka maganda kasi sa ganyan. Nakakapagbenta ka nang hindi man lang halata na hard selling ginagawa mo. Okay? Now, since dito sa hybrid marketing plan, sobra pong daming kumikita. Ang tilang dami kong kakilala actually po na meron pong isang kilala, binarkot ang AIM Global ng 2 months. Kumikita siya hanggang ngayon for 12 years. Kumikita siya ng more than 200 to 300,000 won. Wala po siya ginagawa. Bakit? Totoo po, sa networking pwedeng kumita ka nang wala kang ginagawa. Pero sa AIM Global lang, nagtutuloy-tuloy. Bakit? Isipin mo guys, kung ikaw to, hindi natin ikaw yan. Naka-recruit ka ng taga-ibang bansa. Lumaki. Pag dumami yan, bababa dyan ang company. Hindi na ikaw. Company na ang tututok, magpapalaki. Magkaroon ko lang down na yung company ang tumutok. Tuloy-tuloy dito mo kahit wala ka nang ginagawa. Yeah, you're very lucky na we have sobrang sisipag ng marketing team. May mga speakers bureau po tayo sa company na umiikot. Kaya ang gawin nyo, magpalaki ka ng palaki sa ibang grupo. Pag nakita ng kumpanya yung lumalaki, sila na tututok dyan, jackpot ka. Kikita ka nang wala ka nang ginagawa. Gusto nyo po ba yun? Yes! Ang dami po nun sa AIM Global. Meron po isa dito, si Judora Amil. Si tita, 73 years old.
kumita siya ng sobra dahil ang gagaling nang sa ilalim niya. Na-imagine ko 73 years old, di ba hindi na siya ganun ka-energetic. Pero right now, nasa top 20 siya. Kasi yung mga downline niya, yun ang magagaling. Kaya kung hindi ka masyadong magaling, maghanap ka ng tao, kahit mahihain kayo, okay lang. Alam niyo po ba na, ikaw to. Di ba, mahihain ka. Ang kaibigan mo lang, dalawa, ni-recruit mo. Eh, yung dalawang kaibigan mahihain. Mag-recruit din ang dalawang mahihain. Ito, mag-recruit din ang mahihain. Mapapansin mo, dumadami din kayo mahihain. Kaya kahit dalawa lang kaibigan mo, okay lang, wala mong problema yan. Okay? Now, sunod. Nasa isa po tayo sa pinakamalaking magbigay ng tax sa gobyerno. Kaya nakakatulong po tayo sa Philippines. Sa laki po ng tax na binabayaran po natin, nakakatulong po tayo sa kapwa natin, Filipino. Okay, sunod. First ever to use Philippine Arena. Actually, this is the fifth, kung hindi nakakamali, tama ba? This is the fifth times na ginamit po natin ang Philippine Arena. Ang nakakapuno lang po ng Philippine Arena, walang iba kung hindi ang Iglesia, syempre dahil sa kanila yon. Second, na-try pong mapuno ng Itbolaga, pero once lang nilang nagawa. Sa atin po, tayo lang ang networking company na 5 times. Na napupuno po natin. Numbers will never lie. Marami pong ibang networking company nag-claim silang number 1, pero wala naman po silang tao. Kaya madaling mag-claim, pero yung patunayan mo sa numbers ng distributor mo, tayo lang po ang nakakagawa niyo. Okay. Open more than 200 countries. Meron po tayong official office na 25 countries. Ito naman, because of inward, open po tayo ng iba't ibang country. Kaya, grabe, ang laki po ng market. Paano mo uubusin yan? Sobra, hindi po totoo yung pioneering, hindi po totoo na nauna na kasi ang laki pa po ng market. Mas maswerte kayo kasi mas marami ang market nyo kaysa nung kami nagsimula. Sunod, pro distributor po ang Englobal. Kaya actually, anniversary. Sino ang mga 2 years pataas na member? Sa mga 2 years pataas, dapat ang hindi man lang bababa sa 50 to 100 ang ini-invite mo. Bakit? Guys, anniversary natin. Ito na lang. Roughly, 25 million ang ginagastos ng company sa anniversary natin. Magkano ang rent ng Philippine Arena? Mga 6M. Magkano yung bahay? Magkano yung kotse yung ipamimigay? Yung mga artista, yung event organizer. Ang dami mong gastos, tapos ikaw, hindi mo sasamantalahin, sayang. One way or another, magbitbit ka o hindi, may magbibitbit na iba. Sayang na ang company gumagawa ng grabing effort para matulungan tayo ng sobra. Kaya nga, isipin mo, pwedeng gawin ng company simple ang event. Isipin mo, ginawa lang yung 5 million lang budget, di may 20 million sila, pero they're spending so much kasi love na love po tayo ng Englobal na gusto po nila. Matulungan, tumita po tayo. Kaya sa inyo, tip ko sa inyo sa mga 2 years above, huwag kang mapahayag na aabot ng mga 50 pa baba ang order mong ticket. Dapat mas malaki pa. Clear po ba tayo? Yes. Sunod, 2-time record holder po tayo ng Guinness. Kaya nga ako, tuwan-tuwa kasi naging part po ako ng Guinness. Isa po ako sa naging kasama po dyan nung nagkaroon po na sobrang daming smiley face at pinakamarami naka-face mask. Nandun po kami mismo nung nangyari po yan. Okay? And sunod, paano kayo magiging successful sa ganitong business? Number one, you just need to improve your attitude. Sabi ko nga, anong dapat niyong gawin sa baso nyo? Palitan. Parang parachute po siya, mas gagana ang parachute pag nakabukas. Ganon din po ang attitude nyo. Dapat, you should learn to humble down. Kung magaling ka po sa field mo yan. Pero dapat pagdating sa networking, kung ang upline mo, kahit hindi nag-aral yan, pero magaling sa networking, you should learn to listen to them. Kasi nang pinakamagiging shortcut mo sa success. Always remember, every field, every culture, every ano, magkakaiba po siya ng paniniwala. Kaya you should learn to adapt. Pag nag-networking ka, gusto nyo po bang malaman pag tanggap mo na ang networking? Yes. Hindi ka na nababadoy mag-power. Yes. Hindi ka na nagbabadoy mag 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Yan, medyo maganda na po yan na simula sa'yo. Yung imbis nagbumura ka, power naman. O, di ba? Power na lang kaysa magmura ka. Yung mga ganun na sign. Okay, kaya dapat muna, maka-adjust ka muna sa kultura ng networking. Alam nyo po ba guys, once na nag-network, yung laging sinasabi ng kaibigan nyo, ibang-iba ka na tulad ng dati. Totoo po yan, kasi lahat po ng nag-networking, nung simula mag-networking, lumaki po
mo yung pangarap. Dati nangangarap ka ng 10,000 isang buwan, ngayon natatawa ka na lang kasi gusto mong kitain yung 10,000 isang araw. Okay? Kaya, you just need to improve and change your attitude. Guys, ito tip ko. Kung magkano ang kita nyo ngayon, it is equivalent of your attitude. If you want to change your income, you just need to improve and change your attitude. Kahit ano pang sabihin mo na tama at mali, parang katawan po yan. Pwede ka magmakaawa sa katawan at mag-iiyak, pero hindi ko ipapayat hanggang hindi ka mag-exercise. Tama? Kaya kailangan mo may gawin kang part para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Sunod, believe. Kailangan maniwala sa products. Try nyo po munang inumin lahat ng produkto natin para alam mo kung paano ikwento. Kasi ang hirap naman po, nagpo-promote ka ng product, ikaw mismo hindi umiinom. Ang ganda ng product natin, napaka... Hindi. Diba? Dapat ikaw mismo umiinom. May isa akong downline na, ang galing. Ang galing mag-close deal. Trrrr, nagpapag-tintin ako siya. Sabi niya, gagaganda na itong produkto ito, pambabata. Eh, yung itsura niya talaga, hindi siya mukhang bata. Sabi nung, ano niya, eh kung pambabata, sir, eh bakit ganyan ang mukha mo? Ala, sabi ko, ano kayong sasagot nito? Ang ganda yung sagot niya. Tingnan mo picture ko noon. Pinakita yung picture niya nung nag-join. 8 years ago, ito yung picture ko nung nag-join ako. Sabi nung, oh, pareho lang naman ah, walang nagbago. Yun nga eh. 8 years na ako sa Ing Global, hindi man lang nagbago yung itsura ko. Nakita mo talaga kasi, magbibigla ka sa itsura niya, pero picture niya kasi pareho-pareho. Kaya ang galing po ng Ing, kaya kung gusto mag younger looking, uminom kayo na. Okay. Kahit isipin mo, kung medyo madilim ka, di ba, hindi ka makita sa gabi. Maglaklak ka ng white light. Hindi mo na kailangan magbenta. Makikita ka ng mga kaibigan, pare, nakikita na kita, anong nangyari sa'yo? Di ba nagsasalita na yung produkto? Kaya kung dati ika ka dahil sa mga arthritis, mainom ka ng inom ng polidus, pag naging normal ang lakad mo, maraming magtatanong. Yeah, you just need to be the product of your own product. Kaya kung meron kayo dapat gawin, dapat ano dapat ang toothpaste nyo? Dapat yung product natin. Ano dapat sabon nyo? Oh, sa may mga skin po dyan na gusto nyo lalong gumana ng skin, gumamit yun ng scrub. Yung scrub natin, ang ganda sa ako, lagi kong mga twice a week ginagamit ko. Ang sarap sa katawan kasi napaka-refreshing. Gamitin nyo po lahat ng products natin kasi mag-iiba po talaga pati energy nyo. Okay? Sunod, commitment. Once you have a decision that you want to be rich, wala nang ibang, wala nang balikan. Bigyan ko kayo ng cycle ng buhay ng tao para mas maintindihan nyo. Kasi maraming tao, nung nag-networking ka, marami kang kaibigan. Nung nangarap kang yumaman, naubos kaibigan mo. Tama? Nung nangarap kang yumaman, dumami problema mo. Nung nangarap kang yumaman, nawalan ka ng trabaho. Nung yumaman, nangarap kang yumaman, siningil ka ng may mga utang sa'yo. Yun yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. But I just want to reinforce sa inyo, that's life. The moment we're going to have a start, anything na gusto mo, this is the cycle of all person dito sa earth. The moment you're going to have a dreams, it will never be a straight line. Akala natin, start, gusto kong yumaman, diretso, no. Magkakaroon ka ng ganito. Pag nagkakaroon ka ng ganyan, magkakaroon ka ng ganito. Anong tawag dito? Ang tawag dito, problem. Yun ang hindi natin maintindihan. Bakit ka nagkaroon ng problema? Kasi mali yung direction mo. Nilagyan ka ng problema para gumanon ka. Now, ang tanong sa akin, ba? Paano mo nasabi? Simple lang. Halimbawa yung ugali mo mali. Bibigyan ka ng problema para maitama yung ugali mo. Halimbawa yung mga kaibigan mo, sila yung mga maling kaibigan na hindi makasama dito, tatanggalin sila sa buhay mo. Bakit ka binibigyan ng problema para turuan ka ng mga lesson na magagamit mo para makuha mo pangarap mo? Bakit tinatanggal yung mga luma mong kaibigan kasi papalitan sila ng mga bago na mga katulog para makuha mo pangarap mo? Bakit nagkakaroon ng mga problema? Bakit sinisingil ka ng may utang, nabaon ka lalo sa utang? Kasi lalo kang pinupush para yung skills mo mas madevelop para makarating ka dito. It is a training ground on yourself. You don't need to be sad when meron kang pain. Kasi part siya eh. Sabi nga sa gym, no pain, no gain. Hindi ka masasaktan, hindi siya mag-grow.
Kumbaga, ang pinaka-importante sa buhay, you should learn to love pain. Kung mahal mo yung sarap, mahalin mo rin ang pain. Kasi hindi magkakaroon ng umaga kung walang dilim. Hindi mo ma-appreciate yung lamig kung hindi uminit. Hindi magiging masarap ang success mo kung hindi ka maraming beses nag-fail, Bakit maraming nagre-reject sa'yo? Kasi that's life. Hindi naman lahat ng tao yayaman. Yun ang totoo. Huwag kang malungkot sa mga taong ayaw umaman kasi pangit naman ang mundo kung lahat na lang mayaman. Yung yaya mo, member. Yaya, maglaba ka, sir. Member mo ng Ingla, eh, 1,000,000, maglaba ka mag-isa mo. Kailangan mo pa rin ang tagapagsilbi. Hindi pwedeng lahat yayaman. Mamimili ka lang nagsisilbi sa mayaman, pinagsisilbihan. You choose. Kaya huwag kang malulungkot sa ibang tao na iba ang gusto kasi that's life. Hindi naman nung kumain ka ng buffet, yung gusto ng partner mo, iba sa gusto mo. Kumuha ka ng pansit, kinuha niya spaghetti, nagalit ka ba? Hindi. Nagalit ka ba sa nasa lubong mo naka-short, ikaw naka-pantalon? Hindi, tinanggap mo. Nabadrip ka ba sa puno no, kung saan siya tumubo, hindi na siya lumipat ng pesto? Tinanggap mo. Nabadrip ka ba sa ibon na hindi marunong lumangoy? Tinanggap mo. Nabadrip ka ba sa isda na hindi marunong lumipat? Tinanggap mo. Ngayon, bakit ka nababadrip sa mga kaibigan mo na ayaw mag-join? Tanggapin mo kung ayaw din nila. Kasi that's right. Lahat sasali, pero huwag ka lang tumigil. Meron at meron sasali. Ang labanan ng aim, it's not perfection. It's not gaano kagaling mag-present. Ang labanan, gaano karami ang pinipresentan mo. Ang labanan. Kaya guys, this is the cycle of everything na gusto natin. Lagi magkakaroon ka ng mga problems para ibalik ka sa direksyon na dapat kung saan ka pupunta. Ano nangyayari? Bakit may mga ibang tao hindi nila nang kung gusto nila kasi pabago-bago ng gusto? Gusto kong yumaman. Nabaliw na, yay! Global power, power! Nahirapan. Biglang, hindi, gusto ko nilang ulit maging empleyado. Balik ka na naman sa simula. Magkakaroon ka na naman ng gano'n na cycle. It's the same. Wala naman empleyadong nag-i-enjoy araw-araw. Mahirap, sabi nila, mahirap maging mahirap. Mahirap din naman maging mayaman, mahirap din maging mahirap. Eh doon ako sa naghihirap na yung mayaman kesa sa naghihirap dahil sa mahirap ako. Pareho lang din yun. Guys, gusto nyo wag mahirapan? Learn to love. Kung anong nasa networking. Mahalin mo ang rejection. Mahalin mo ang puyat. Mahalin mo yung atin ng seminar palagi. Mahalin mo yung mga nangangako mag-join. Hindi naman mag-join. Diba? Mahalin mo lahat din kasi it's all part of him. Guys, tingnan mo ang nagbabalibol. Kung iisipin, may sira sa ulo. Maglalaro ng volleyball, ayaw naman ng bola. Ayan sa'yo. Hindi, sa'yo. Diba? Ang weird. Naglaro ka ng volleyball na ayaw mo naman pala ng bola. Ang basketball player may sira din sa ulo. Nag-aagawan ng isang bola, ang daming bola. But the point is, that is the game. Enjoy mo makiagawan sa bola, makashoot, makalayup. Yun, ganun din sa networking, enjoy nyo ng buo. Kung mahal nyo ang kotse, mahal nyo ang bahay, mahal nyo magkakatabi. Online na sasabing, Amblam, payayamanin kita. Tapos sila pang naunang nag-quit. Maraming ganun. Kung mga, you should learn to understand ano ba ang ginagawa niya. Hindi pwedeng isang side. Ang problema natin, gusto natin puro positive, nakalimutan mo. You should learn to appreciate and love the negative kasi it's part. Hindi ka magiging mapakasarap ng ngiti mo kung hindi ka umiyak. Part yun. Hindi mo umisang-isang tao kung hindi nawala. Di ba ang kadalasan yung hinahanap natin yung wala? Kasi alam nga naman hanapin mo yun nandyan. Yun talaga yun eh. Clear mo ba tayo? Yes! Okay. So na discouragement. Ito yung sinasabi ko sa inyo, it's all part. Whether kahit anong gawin mo, may discouragement, magpara ka ng taxi, hindi naman lahat ng tumitigil ng taxi, pinasakay ka. Tumigil na taxi, tuntua kang tagal na nag-aantay, tumigil. Itinanong ka, saan ka? Sa Makati. Ay, pag-arahin na po ako. O diba, rejection yun? Kahit anong gawin mo sa buhay mo, may rejection. It's all part. Kaya huwag ka nang nagugulat. Normal lang yun. Okay? Sunod, excitement. You should learn to handle yourself na ang pagiging excited na ko-control.
hindi po totoo na pwede kang maging masaya, pwede kang malungkot. Yan ang paniniwala ng tao, pero pwede po kayo maging masaya araw-araw. Yes. Okay, number one, pag malungkot ka, manood ka lang ng comedy, maya-maya, tumatawa ka. Diba? Ibig sabihin, we have the power to control our own emotion. Ang problema kasi sa atin ganito, yung karelasyon mo, naghiwalay kayo. Sabi mo, gusto ko na mag-move on, minis ko siya lagi, iyak-iyak ka sa friend mo. Kasi gusto mo na na mag-move on, pag-uwi mo ng bahay, tinignan mo kung saan kayo laging nakaupo. Diyan sa dati, diyan mo. Plinay mo pa yung tingsong nyo. Minis ko siya. Ang pag-move on, pwede mong gawin ng seconds. Kaya hindi ka makapag-move on ng mabilis, hindi dahil sa haba ng relasyon mo, ayaw mo lang mag-move on. Sa away-away mo ang relasyon mo, ibablock mo sa Facebook, pagpunta mo, friend, patingin nga ng Facebook mo, isisilipin mo. Guys, we have the power kung gusto mo mag-move on ng mabilis or hindi. Nasa sa atin yon. Stop blaming others kung ano ang nangyayari sa'yo, ikaw may kagagawan dyan. May mga ipa-apply, kaya ang taba-taba ko kasi big bone ako, matagal ma-digest yung food. Hindi! Kaya ka mataba, hindi ka nag-exercise, lamon ka ng lamon. Ay, tayo pang sinasabing, sino sa inyo ang nakakitang matabang buto? Lakas mo mag-rise. Hindi ka nga nag-rise, uminom ka mo ng iced tea. Di, right, anong sugar pa rin yun? Ano ang point ko, guys? Stop blaming others. It's all about us. Bakit ka niloko ng paulit-ulit ng boyfriend mo? Kasalanan mo, inayaan mo eh. Dapat brinikan mo na agad nung isang beses ka palang niloko. May mga babae, lahat ng lalaki manloloko. Sino nagsabi sa intikman mo lahat? Sa girlfriend niya, may kalaguyo siyang babae din. May babae pa rin ang kadugtong. Diba? Mas may kasalanan yung babae kaysa sa lalaki. Joke lang. Uy. Pero ito point ko. Di naman ang tip sa relationship. Guys, ang relationship, you should learn na maintindihan nyo ang emotion ng tao nagpa-fluctuate. Sometimes you're excited, sometimes you're not. Kaya you should learn na dapat paano ulit ikiligin. Tapos dapat mayroon kayong reset. Ako may reset po ako sa karelasyon ko sa girlfriend, sinasabi ko, reset tayo. Lahat ng mga past na mistakes natin, bawal nang balikan. Kasi pag wala kayong reset, hindi ka, walang katapusan na balikan. Eh, ginawa mo ito. Hindi, ikaw, ito ginawa mo dati. Ikaw, ganito. Wala nang katapusan. Kaya magkakaroon ako ng reset. Second, it is an obligation to both of you na dapat pareho kayo kinikilig. Kayo tanungin ko, ito title ko, sino ang totoong nagbago? Okay, yan ang title ko. Ito scenario, nung kayo dati, mabango, lagi yung babae, sexy, lagi nag-ahit ng book sa Pilipino, lagi ang bango. Nung naging mag-asawa kayo, pinabayaan mo na itsura mo, gumaganon-ganon ka pa ng buhok mo, pawis-pawis ka lagi, hindi ka na nag-aahit, amoy pawis lagi. Yung lalaki na wala ng gana, naghanap ng kalaguyo na mas sexy, mas maganda, mas mabango. Ano? Sino ang nagbago? Yung lalaki o yung babae? It takes two to tango. As girls, even if you are married, it is also your obligation to become a friend, to become a best friend, to become a mistress to your husband. Dapat pare-pare. The same thing din sa guy. Hindi pagkat asawa mo na yan, hindi ka na mag-aayos ng sarili mo, hindi mo na siya isa-surprise, hindi na ulit kayo magkakaroon ng mga date na kinikiling ulit kayo.
Ang problema sa atin, pinaghandaan mo ng sobra yung kasal, yung after kasal, hindi mo na pinaghandaan. Yun ang common na problem sa karamihan. Ang relationship, it is a continuous. Hindi sa isang decision, yun na yun. Kasi magpa-fluctuate ang emotion. Sometimes you're excited, sometimes you're not. Sometimes you're in love, and sometimes you're not. Kaya kailangan po siyang i-work out. The same thing sa success. Kaya yun ang magiging tip ko po sa may mga karelasyon. Dapat matutulit kayong kiligin. Matutulit kayong lalaking manligaw. Kasi dun kayo mas magtutuloy-tuloy ang relationship. Clear po ba tayo? Yes! Iba ng topic ko. Kung saan ako na networking to eh. Okay. So lang. Sa mga hindi ko kasi alam, idol ko kasi dati si Joe Damango. Kilala nyo? Sa mga medyo may 30 plus na ito, nabutan nyo tayo. Sa mga bata, idol ko yung kaya. Dati tinatawagan ako mga kaibigan ko para mag-advise ng love. Oh, high school pa lang ako, nag-advise-advise na. Alam mo naman, daming pinagdaanan sa buhay. Okay. Focus guys, yun ang tip ko. Don't ever change your goal hanggang hindi mo nakukuha. Kasi it will full of like this. Sobrang dami kang mangyayari na hindi mo in-expect na akala mo hindi siya part pero siya pala ang pinaka-part ng success na kailangan daanan yun para makuha mo yung gusto. You will be hurt. You will cry. Darating ka sa point na gusto mo na mag-give up. And it's all. Gusto nyo malaman pag malapit ka na sa goal mo? Yes! Pag gustong-gusto mo nang mag-quit. Yun yung sign na napakalapit mo na sa goal mo. Kaya sa gustong-gustong-gusto nang mag-quit, konting tuloy-tuloy mo lang mag-goal ka isang araw pag-ising mo, kuha mo yung mga gusto. Okay? Ito na po yung goals. Just be specific. Bago ka mangarap ng kotse, matuto ka muna mag-OPP, mag-NDO. Bago ka malang mangarap ng maging katulad namin, sigurado mo nang makapagsalita ka man lang dito. Hindi, it doesn't need to be perfect. Ang importante, magsimula ka. O, ito lang tandaan mo. Nung bata ka at nagsasasayaw ka, anong sabi ng mga magulang mo? Ay, ang galing-galing! Ang cute-cute! Kahit sablay yung sayaw mo, binola ka ng magulang mo na ang galing-galing mo. Nag-practice ka nang nag-practice hanggang pagdating ng oras, naging magaling ka. Kaya, ang it's very powerful yung lagi mong sasabihin sa sarili mo. Guys, be careful on the little voice na sinasabi mo paulit-ulit sa sarili mo. Kaya dapat ang sasabihin mo lagi, guwapo ka, magaling ka, mayaman ka, makakapagpunta ka ng iba't ibang bansa. Yun ang dapat yung lagi sinasabi. Don't ever allow yourself na mahina ka, hindi mo yan kaya, nauna na kasi sila. At lalong don't ever allow someone na sabihin ng hindi mo yan kaya, hindi, wag niyong hahayaan. Kung hindi natin kinakain ng mga bulok na pagkain at ang bahay natin merong bakod kasi hindi pwedeng pumunta kahit sino, control or so your mind na huwag niyong papasukin kahit sino. Hindi dapat kayo nakakarinig ng mga negative. Yung mga taong negative, iwasan nyo. Yung pinapanood yung negative, huwag niyong pakinggan. Huwag kayo makinig ng radyo kasi palulungkutin ka ng DJ. Pwede kang pasayin, pwede kang palungkutin. Mamili ka ng mga playlist na gusto mo na once na pinapakinggan mo, lalong nabubuhay yung energy mo. Yung pinapanood mo, lalo ka nangangarap ng malalaki. Dapat kontrolin mo yon. Clear po ba tayo? Yes! Kung hindi mo gustong tinitira ng puro negative, lumipat ka. Kung wala kang pera panlipat, tanggapin mo muna dyan, magtaga ka muna. Saan mo kumita ng malaki, saan ka kalumipat. Yun lang kasi hindi yun. Napakalaki po ng factor even tirahan, kasi kung ang tirahan mo puro negative, mahirap, pati ikaw madadamay. Kaya dapat kumita ka agad para umalis ka dyan sa tinitirahan mong yan. Yung mga kaibigan mo pag negative, palitan mo yan. Dahil yung kaibigan, huwag kang malungkot dyan. Okay, kumbaga parang puno, kailangan ng puno may mga malagas na dahon para lalong lumaki ng lumaki. And ganun din buhay. Kaya kailangan, may mawawala. Yung po ang totoo, may mga mawawala kayong friends, may mga mababagong kaibigan. The moment nagbabago ang buhay nyo. Okay? Now, sunod. This is me. Bata pa lang po, ang hilig ko na po sa bilog-bilog. Okay. Actually, bata pa lang po ako, napaka-negosyante ko na po. Nabibentan ko yung mga kaklase ko sa school, elementary. Alam mo yung Drino, ah? Yung spaceship na inihipan? Alam niyo pa ba yan? Yung papel na spaceship? Nabibenta ko yun sa mga classmate ko. Hanggang hindi ko maintindihan kung ano ko nabibenta. Marunong din silang gumawa. Oo! Hanggang ngayon. So, paano kayo nabibenta sa mga classmate ko? In short, napaka-expose ko na sa business kasi both my parents are businessmen. And I started
sa maniwala po kayo sa hindi, yes, may kaya po kami, pero hindi naman po kami ganun kayaman. Okay, komportable lang buhay namin. Ang kagandaan po dito, nung nag-start po ako, yan po yung service ko. Yamaha Krypton. I'm very proud sa motor na yan kasi grabe pinagsamahan namin. Imaginein mo, hanggang ngayon namimiss ko yung ganito. Nasira pa nga yung clutch nito. Ay, hindi clutch, yung ano? Yung cambio. Kaya pag inaandar ko to, tinatakbo ko, tapos sakaya ko, tapos bilang cambio. Oo, dami mong pinagdaanan sa motor na to. Lumipad din ako dalawang beses dito eh. Now, nung start po ako sa networking, ito po service ko. Legazpi to Naga, 100 kilometers, nagmumotor lang po ako lagi Balikan. Kasi mas mura magmotor kaysa magsakay sa van. Tapos ang hirap pag nagko-commute. Kasi sakay bayad, sakay bayad. Diba, unlike pag motor, isahang full tank, tuloy-tuloy. Yan po ako nag-start. And sa kakatuloy kong ginawa ko ang AIM Global. Maraming taong nag-join, maraming taong tumanggi. Pero tinuloy-tuloy ko lang. Ito nangyari, this is my first car. Okay. Civic po ang kotse ko, napakagwapo po niyan. Yan po ang pinaka-favorite kong kotse. Actually, pinaka-favorite kong kotse first car. Kasi iba pag first eh. Hindi yung madaling araw, gumigising ka, tapos sinisilip mo sa bintana. Totoo ba may kotse? Oh, may kotse talaga. Naglalabas ako. Oo, oh, may kotse talaga. Pumapasok pa sa loob. Grabe. Kasi yun ang lagi mong bukang bibig eh. Isang sign, may tinatawag tayong synchronicity. Malalaman mo pag makukuha mo na yung gusto mo kung lagi mo na siyang nakikita. Yes. Ako yung Civic, lagi ko na, oh, Civic, nasa lubang ko. Oh, Civic, nasa likod. Oh, pagtigil ko sa parking, may Civic din. Yun ang sign na yun. Kaya kung ano yung gusto nyo at lagi nyo nakikita, halimbawa, pupunta, gusto mo makapunta ng ibang bansa, nanon ka ng TV, nakita mo yung bansang gusto mong puntahan. Maya-maya, may leaflet na bansang yon. Yun po, sign na ang tawag doon. A premonition ang tawag, kaya you should learn to be sensitive sa synchronicity. Kasi lahat ng gusto mo, ibibigay. Bigyan mo yan. Lahat ng nakita nyo sa mundong to, nagsimula sa thought. Bakit nagkaroon ng relaw, may tao nag-isip. Bakit nagkaroon ng whiteboard, may tao nag-isip. After thinking, pag tinuloy-tuloy mo yung thought form, at tinuloy-tuloy mong isipin, saka siya magmamaterial. Kaya huwag niyong tantanan ang pangarap niyo. Diba sabi, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi, pag hiningi mo, ibibigay sa iyo. Kaya, ayusin niyo ang hinihingi niyo. Mahirap buhay. Ayan, magkakadahirap-hirap ka talaga. Kasi tandaan niyo, magkakaiba ang paningin ng isang tao. Para ibigay yung example. Linggo-linggo tambak ang labahan mo, dami mong lalaban kaysa magreklamo. Magpasalamat ka. Bakit kaya ka maraming labahan? Kasi marami kang damit. Diba? Ayaw mo maglaba, di ipamigay mo lahat. Wala ka ng damit, nakatulong ka ba? Diba? Sapatos mo, 5 years na. Grabe sapatos ko. Magpasalamat ka. May mga tao sa mundong to na for the rest of their lives, hindi nakapagsuot ng sapatos kasi pinanganak na walang mga paa. Yun lang to, appreciate kung anong meron sa'yo, di ba? Corrupt ang government natin? Guys, kasi malungkot ka, magpasalamat ka. Buti na lang, corrupt kaysa gera. Pili kayo, corrupt o gera? Eh, di ba proud ka na ngayon? Ano bang nalulungkot ka sa sitwasyon mo, tandaan mo, may mga ibang tao na mas malala pa ang sitwasyon nila kaysa sa sitwasyon nila. Eh, paano kung worse? Worst na yung buhay ko, bagsang-bagsak, dapang-dapaan ako, dulong-dulong, iniwan ako ng kapamilya ko, walang-wala akong pera, baon na ako ng utang, down ako, magpasalamat ka, kasi wala ka ng iba baba. Diba, sagad na, anong sunod? Tatas! Kahit anong dilim ng gabi, liliwanan. Yes, dinaanan ko to, ano kaya susunod? Just be excited about it. Kasi the only constant thing on earth is change. Everything will change. Kung ano man ang sitwasyon mo, magbabago yan. Kaya huwag ka masyadong madrama, huwag ka masyadong malungkot. Enjoyin mo lang kasi that's life. Ang buhay, it is not meant to be sweet always. Kakain ka ng mangga, sasawso mo sa asin, or sasawso mo sa suka. That is a combination of different kinds of emotion.
And that's life. Ang ibang tao, gaano ka weirdo, nagbabayad para pakabihin ang sarili. Pupunta yung Enchanted Kingdom, magbabayad. Di ba may bayad? Yes. O sasakay sa ride. Di ba pag sumakay sa ride, kakabahan, pag... Ah! Pero sila nagbayad. Kaya anong ako po, galing akong ang Bohol, papunta akong Dumaguete, sumakay ako sa fast crap. Grabe yun. First time kong makita, kasi nandun ako sa may business class na mag-isa lang ako, nakaupo ako. Nagtatakbuhan yung tao kasi ang bilis na talaga ng ano, yung alon. Tapos di ba yung gumagana, sumisigsag, kita mo na sa may bintana yung ano. Eh ako nakaupo, nakita ko tumatakbo yung ano, ito yan. Basta yung crew nung fast crap, tumatakbo siya. Tapos tumigil sa harap ko. Ako tinignan ko lang siya. Parang alam mo siya nag-wilder na bakit lahat nagtataranta na. Ako hindi ako kinakabahan. Hindi ako kinakabahan kasi ano naman maitutulong ko? Anak-anak! Hindi talagang nakalala pa ako ang sitwasyon. Kahit kinakabahan ako, nakaganon lang ako. Tapos isa na lang narin kasi hindi na talaga tumuloy kasi grabe na yung bagyo. Bumalik kami. Bumalik kami buwan. Ang naisip ko, hindi ako masyadong natakot. Kung kinabahan nandun din. Pero yung takot hindi. Mas nagpasalamat ako. Bakit? Ibang tao pupunta ng Enchanted Kingdom para kabahin, magbabayad. Ako, libre. Habang ganang kinabahan din ako, pero libre. Kasi parang... That's life! Don't be... Alam nyo bakit maraming taong takot mamatay? Ang dami mong gustong gawin na hindi mo ginagawa. Bakit nakakaiyak pag namatayan? Ang dami mong gustong gawin dun sa namatay nang hindi mo ginawa nung nabubuhay. How ironic ang buhay sa mundo. Mas marami pang natatanggap na bulaklak yung patay kesa nung nabubuhay siya. Nagagong gila, ang bait-bait niya. Nung buhay, hindi mo pa sinabi. Kaya, if your penis is still alive right now, talk to them. We're so busy growing up, we forget that they are growing old. Learn to date your parents. Sa mga nagmamadali magkapamilya, bumawi ka muna sa pamilya mo. Bumawi lang ka muna sa magulang mo. Kung Mother's Day, kung Father's Day, bumawi ka muna sa kanila. Guys, if you're 18 years old and above, stop asking money to your parents. Mahiya naman po kayo, lalo pa sa mga nagtatrabaho. May trabaho ka na, nang hihingi ka pa ng pera, kailan matatapos yan? Always remember, when we were young, parents ang bigay ng bigay sa atin, hanggang kailan sila magbibigay? Napapagod din po, actually pagod na yan. Kaya para sa akin, if your parents is 40 years old and above, tell them, ma, pa, resign to your job. Magkano sweldo nyo, dodoblihin ko. Ako na bahala sa inyo, mag-enjoy na lang kayo ng buhay nyo. That's the good thing to say. Mama, 50 mil, allowance mo, link, one buwan. Pag hindi mo inaubos, hindi na kita bibigyan. Grabe anak, 50 mil, ang dami ito. Anong gagawin ko? Punta ka mama ng parlor, pakulot ka. Pagpulot na, pa-straight mo. Abusin mo lang yung pera niya, mag-enjoy ka. Diba? It's a good thing. The same to your parents. Ako, I'm challenging you. Kung ang parents nyo nandyan pa, huwag nyo naantayin mawala bago ako manghinaya. Kasi for me, yan ang isa sa pinaka-dream ko na talagang hindi ko siya natupad. I'm a product of a broken family. Parents ko naghiwalay when I was in high school. Nag-away sila, bumagsak negosyo namin, away sila na, hanggang naghiwalay sila. Nagkaroon ako ng dream na sabi ko, gusto ko magkabalikan ulit parents ko, na afterwards magkabalikan sila, gusto ko talagang mas okay na, mayaman na kami lalo. Now, nung a-award na ako, this was 2007, nung a-award na ako Millionaire's Club, sabi ko, yes, magugulat sila. Kasi nung high school ako, nung nag-aaral ako, puro principal office sila napupunta. Sanay silang may kasuntukan ako, may binasag akong upuan. Diba? Doon sila nasanay sa akin eh. Kaya sabi ko, magugulat sila. Magkakaroon event ng InGlobal, aakyat ako stage, nakaupo sa harapan yung mom ko at dad ko. Sabi ko, pag akyat, they will be very proud of me. Then after, punta kami Baguio, libre ko sila. After Baguio, balik kami ng Bicol at magkakabalikan na sila. That was my dream. 2007, I will be awarded as Millionaire's Club. 2007, my mom died. Gaano kasakit na yung isa sa pinaka main reason mo para ka maging successful, siya pa yung nawala. Now, at first, it will be so much pain na mararamdaman mo. Kung ano yung pinaka nasasaktan kayo, hanapin niyo yung lesson.
Kasi the moment you get the lesson, it will not be painful anymore. Ano yung lesson? Ang lesson doon sa naturo sa akin, ano ba naman kung may isang Joseph Lim na nagsakripisyo, kung sa bawat kwento ko, kayong mga kompleto pa ang buhay, magigising kayo sa mga buhay nyo na sigurado din yung bumakay na kayo. Tinignan nyo man lang ba sa mata, mama mo, papa mo. Magsabi ka man lang ba ng I love you, thank you sa lahat. Huwag nyong pagtawanan ng magulang nyo kung hindi marunong mag-cellphone. Hindi ka naman marunong magdamit noon, tinuruan ka rin nila. Kaya for me guys, it's just a cycle na we should learn to take good care of them also. Time is running. Sayang. Yun ang pinakapangan na word, sayang, sayang. Kaya maraming tatanong sa akin kung takot ako mamatay. Hindi. Kasi parang for me, nagawa ko na lahat ng gusto ko. Eh, bakit na matatakot pamatay kung pabalik ka na sa kanya? We are so weird. We want to go. Sinong gusto pumunta ng langit? Yes. Sinong ready lang mamatay? Maraming tao gusto natin pumunta ng langit pero ayaw natin mamatay. Maraming tao gusto niyo mamatay pero ayaw magsakripisyo. Yun ang mga dapat ayusin natin. Sunod, this is my second car, Montero Sports. Okay. Bilisan mo lang, this is my second car, this is my third car. Wow. Guys, itong lahat na papakita ko until now nasa akin, wala pa po akong binibenta kahit isa. This is my fourth car, Hummer. Kaya si Adrian Bito, isa po sa bumili ng Hummer kasi kami po yung pinakauna mga batch. Ako, actually, ako ang first na nagkaroon po ng Hummer sa Ingloba. This was 2010. Ito po ang isa sa pinaka-unfair na kotse kasi hindi po inuhuli kahit no kahit coding hindi inuhuli. Sabi ko, kaya doon ko na-realize na unfair po talaga ang buhay. Madali po, parang sa motor, bakit laging motor ang inuhuli, kotse hindi? Eh ba sa mga checkpoint, tinitigil mga motor, eh bakit? Di ba pwedeng sumakay ang criminal sa kotse? Di ba lagi yan sa motor? Ganun ka unfair ang buhay. Okay, ito naman po yung isa po sa motor ko, Ducati. Wow, grabe! Pinakamabilis kong takbo niyan, 185 kilometers. Wow. Grabing kaba ko po nun kasi sa normal na strip lang po siya. As in, hindi lang kinaya ng dibdib ko pero kaya pa niya mag-200. Kinabahan na ako kasi baka may tumawid na manok, tumawid na aso. Eh kasi papunta na ako ng Bicol nito. Minotor ko to from Manila to Bicol. First time ko magmotor ng Ducati, minotor ko agad Manila to Bicol. Kasi bakit ako nagmotor? Kasi sabi ng upline ko, huwag daw ako magmumotor kasi delikado. Nung sinabi niya delikado, kinabukasan, umalis na ako agad. Ganun po ako kadaling kausap. Nung sa Bicol, bakit ako nagkaroon ng networking? Kasi sabi nila, Joseph, hindi ka yayaman sa networking. Napakahirap ang networking sa Bicol. Wala pang yumayaman ang mga tao. Negative. Sabi ko, di maganda. Kung lahat sila negative, di hindi ba yung member? Diba? Diyan natin kung re-recruit eh. Sabi ko, kung wala pang yumayaman, di lalo maganda. Kasi pag may yumaman, di ako yung una. Make it happen. Just by believing sa sarili ko, hindi importante kung lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo. Ang pinaka-importante, ikaw mismo naniniwala sa reason bakit ikaw ang nakakaramdam ng dream mo. There's a reason bakit ikaw ang nakakakita kasi para sa'yo yan. Kung hindi man nila makita kasi hindi para sa kanila yon. Kaya hindi mo kailangan antayin yung approval ng ibang tao. Fight for what you love. Learn to listen sa little voice na nagsasabi sa'yo, sige, okay yan, okay yan. Diyan kaya yaman, kaya mo yan, mangarap ulit. Learn to listen. The difference between praying, you're telling God what you want, meditation, you're listening kung ano ang gusto niya para sa'yo. Kaya learn to have a silent moment in your life at least 15 minutes every day. Magkaroon ka ng silent moment na sa iba term ito is daydreaming, nakaupo ka lang, nakatunga nga ka, imagine mo sarili mo. May isang araw, napupunta ka na sa iba't ibang bansa. Yes. Isang araw, ikaw naman na nagtutok dito. Ikaw naman na nagkukwento ng mga success stories mo. Sipin mo isang araw, ito palang grupo mo at weekly mo itong lahat ng po. Guys, don't ever doubt yourself. You are created in the image of likeness of God. Ibig sabihin, napakagaling mo. Napakagaling ng katawan natin, napakatalino ng katawan natin, at ikaw mismo napakagaling mo. Kaya learn to believe in yourself again.
Naiintindihan niyo po ba? Yes! This is my pangilan o? Pangalan. Panlima sa sasakyan ko. Ito ng Toyota si Koya. Grabe po to. Well, hanggang ngayon wala akong plate number. Hindi naman ako inuhuli. Okay. Ang mas maganda kasi pag walang plate number. Pero, ewan ko, hindi naman talaga masyado. Iba kasi, parang, ewan ko kung anong meron sa mga sasakyan pag mamahalin, hindi inuhuli. Katulad itong Ducati, pag nagbumotor ako sa lugar namin, wala akong helmet. Pag nakikita ko ng mga pulis, uy, ganda. Ano lang? Pag-pag-pag-pag-pag-mumurahin. Ho! Helmet mo! Lisensya mo! Wala, ganun talaga mundo. Okay, kaya payangan kayo para maramdaman niyo yung ibang emotion naman ang feel niya. This is my 7th. Wow. Gusto ko lang makaramdam ng sports car, binili ko. Actually, ito yung pinaka hindi ko nagamit. 5 years na po to sa akin, ang tinakbo ko 15,000 kilometers. Ang gumagamit dito yung kaibigan ko, iniwan ko sa vehicle, sabi ko ikaw lang gumamit dyan, pinatamad ako mag-drive. Mas gusto ko na ngayon mag-grab or mag-taxi. Sa sahayang taxi, ang bayad ko, 150, bibigyan ko 1,000. Si Kuya, 1,000 sa'yo na. Ang sarap kaya ng mukha ng taxi driver. Nangay, grabe, ang saya sana niya. Bigla, ang bilis bumanaw, di ba, kinukuha ng gano'n? Nakulang bagol! Sabi ko, patulong po, may bag. Ay, may bag kayo, sir. Oh, sige, di ba, dahanda. Nung natipan, gumagawin. Nagbagayin na ginang pera, iba. Ay, bakit ka gano'n? Lumano! Pabilis! Now, eto po, grabe. Isang gulong, 36,000. Kasi nagpalit ko ako ng gulong, apat yun. Inabot ako na sa 130,000. Gulong pa lang. Ang malapit, hindi ko na nga nagagamit. Nasisira din. Kasi masisira din ang gulong after ilang years. Kaya siya tinawag na luxury car. Kasi imposible talagang hindi ka mapera kung para hindi ka niyan magkaroon. Okay, now, eto na akong travel ko sa iba't ibang bansa. This is my first travel, Hong Kong. Okay, nakapunta ko na. Sino po ang nakapunta na ng ibang bansa? Wow, dami. Okay. Di at least nakarating na. Sino ang nakasakay na ng eroplano? Teka lang, may mga hindi pa. Okay, sino ang nakakita na ng eroplano? Okay lang, ang importante nag-i-improve. Okay? Now, pero totoo po, marami pong mga OFW na hindi rin nakakapa siya sa mga iba't ibang lugar. May mga BH po sa Hong Kong na ultimo Disneyland hindi makapunta. Bakit? Kasi nanghihinayan ng kita. Sa mga may mga OFW pa po ba dito? Babalik pa kayo sa ibang bansa? Sa mga babalik pa po sa ibang bansa, learn to spend your earnings sa sarili nyo. Kasi ang OFW, ganito ang senaryo pag Pasko. May kabidyo ko, kumasa kayo dyan sa Pilipinas. Yung sa Pilipinas, ay grabe, ito yung bichon, pinadala mo, ito yung manok, ito ganito yung mga regala, ito yung pera, grabe, thank you. Ah, sige, okay. Pagbaba, pansit ka doon pinakain. Kaya, hindi ko namumulot ng pera ang mga OFW. Sa inyong mga OFW, hindi nyo trabaho, buhayin at suportahan yung mga kamag-anak nyo or kung sino man. You should learn to say no. Yes, kinukonsensya kayo ng sasagutin, nagbago ka na, perket kumita ka dyan, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Huwag nyo pakinggan sila. Kinukonsensya lang kayo para makautang or makahingi ng pera. Kayo ang naghirap dyan, kayo mag-enjoy. Learn to enjoy the money na pinaghirapan mo kasi kung alam nyo lang po ang sitwasyon ng OFW, magagaling lang pong umiti ang mga OFW bilang Pilipino. Pero alam niyo ba minsan ang higaan niya? Ito yung higaan. Dapat ganito hihiga. May iba, ganito humiga. Tatlo sila. May iba, salitan po, di kontrata yung higaan. 12 oras ako, 12 oras sa'yo. Sa Dubai, kailangan nila mag-ipon ng tubig, antayin magpalawang araw para lumamig kasi sobrang init ng tubig. It's not easy. Hindi po lahat ng pumunta na nakatayo pag-uwi, nakahiga na po. Kaya, I know magaling po ang Pilipino. And sana tayo na po ang pumutol ng sumpa na puro na lang pagiging OFW. Pinutunayan na natin na magaling ang Pilipino sa larangan ng Miss Universe, sa boxing, sa bowling. Ang dami natin proof. Patunayan naman natin kaysa lagi na lang may forever living galing Pilipina, galing Amerika, nirecruit Pilipino. May DXN galing Malaysia, nirecruit
Pilipino. Ang daming mga iba't ibang networking company na galing ibang bansa na nire-recruit Pilipino. Simulan natin! May AIM Global galing Pilipinas! Recruiting naman natin! Guys, it's about time! Napakagaling po ng Pilipino, napaka-resourceful natin. Kaya taasan yung tingin nyo sa sarili nyo. You're not worth 30,000, 50,000, 100,000 per month. You're not worth like that. Taasan niyo po. Okay? Ito, galing po kami ng Great Wall. Great Wall of China yan. Ang sarap tingnan sa picture, pero grabe pag nilakad mo kasi galing ako sa baba. Ako na nga lang umakyat dyan. Grabe na, kapagod din pag-akyat po. Okay, Great Wall. Ito po, Malaysia. This is, ang tawag yan, Petronas Tower sa Malaysia. Ito naman po, umiihi po ako dyan. Singapore po ito, MBS, Marina Bay Sands. Yung room ko dito, umaabot ako ng almost 30 to 40,000 per day. Isipin mo yun, kwarto pa lang yun. Grabe. Okay. Sunod, ito naman po is sa Thailand. Kasama ko si Apply BRC. Sa Thailand naman, grabe, ang daming, ang gagandang mga Buddha. Okay? Ito naman po, sa Taiwan. Nasa Taiwan po ako yan. Nakikita po ako ng pyramid. Kaya ang galit kayo sa pyramid, ang dating pyramid. Diba? Dito kayo sa building na to, sa Ortigas, may mga building na may pyramid. Basta may explanation po kaya dyan, pero ang dulo niyan, ang pyramid po maganda. Hindi po siya talaga negative. May positive energy po siyang na-absorb. Okay? Ito naman po sa Dubai. This is Verge Al Arab. Ang pinakamahal po dyan na room, almost 600,000 pesos per night. Alam nyo, may isang Pilipino na paboritong pumunta dyan. Kinuwento sa akin nung mga empleyado dyan. Pilipino, clue, presidente dati. Mali. Hello? Kaya at least nakapunta naman pala yung tax natin. Diba? At least nakapunta. Diba? Kaya ang sagwa minsan magbayad ng ano, nakikinabang. Diba? But anyway, dito ang pinakamaganda sa Burj Al Arab. Yung 600,000 nila per night, ultimo yung inidoro ginto. Yung uupuan mo, ginto. Yung hagdan dyan, yung railings, yung hawakan, ginto. Eh sabi ko, grabe kung nasa Pilipinas yan. Mag-station! Paglingon mo, wala na yung inidoro mo. Okay. Sa Dubai, ako ay really suggest, dapat makarating kayo ng Dubai. Papiliin nyo ako ng America or Dubai, I'd rather choose Dubai. Mas maganda po ang Dubai. Ang Amerika, kaya siya naging maganda kasi because we are all children na tinatawag ng Hollywood. Kumbaga laging Hollywood movies kasi napapanood natin before, kaya puro Amerika. But kung magagawin po kayo, mas maganda po ang Dubai. Sobrang pong ganda, sobrang sarap pa din ang mga food. Okay, sunod. Ito naman po nasa Korea. Ano po kami sa Korea? Anong tawag niyan? Hindi jet ski. Ano yan? Nasa ski, ski. Ski po kami dyan, okay? Kaya ako guys, ngayon, ang networking for me is not challenging anymore. Kahit tulog ako, alam ko pa paano. Guys, kung gusto nyong yumaman, susunod lang kayo, ang dali. Madali pong yumaman. Kaya ang ginagawa ko, yung mga challenging sa akin. Kaya ngayon, gusto kong maakit ang Mount Everest. Isa po yun sa gusto. License po akong scuba, nag-scuba din po ako. Tapos gusto kong mag-skydive na mag-isa. Lalo pa yung parang squirrel ba, yung parang naka-open at gumaganon. Gusto ko rin pong maranasan yun. Tapos gusto ko mag hiking, may gusto kong puntan sa Vietnam. Vietnam may isang cave na parang, imagine mo Ortigas, nasa loob ng cave. Ganun po kalaki, may sariling ecosystem sa loob mismo ng Vietnam na cave na yun. Yun po ngayon yung mga gusto ko. Yung mga nakikita kong bucket list, karami nakita kong bucket list sa, ano tawag niyan, sa mga Facebook. Nakapunta ko na, halos lahat nagagawa ko eh. Kaya gusto ko naman mas medyo kakaiba, kaya yun yung mga gusto kong mapunta ng mga lugar. Yun po mga isa sa pinagkakaabalahan ko actually ngayon. Maliban pa doon, hindi ko pa rin ma-let go. Yung pinaka-love ko, grabe po ako maglaro ng Dota. Okay, nagdo-Dota po ako ng mga 5 to 10 hours per day. Yun po yung pagdo-Dota ko araw-araw. Kasi gusto ko mabot mo lang kahit divine. Okay, yun po sa rank ko sa Dota. Kaya alam, matrabaho po talaga din kasi ang gagaling ng mga naglalaro. Anyway, ganun po kasarap pag kumikita ka ng maraming pera. Kaya ang unahin nyo yumaman kasi pag mayaman ka, madaling balikan lahat. Pag naghirap ka, inuna mo love life, babalikan mo rin pera. Kaya unahin nyo yumaman, pag mayaman ka, balikan mo lahat ng gusto mo, kaya mo nang magawa. Okay.
Ito po sa Japan. Okay. Ito, grabe sila nung. Ginto po, pure gold. Kakabaliw, di ba? Grabe. Pilipinas yan. At ganyan kalaki. Mami-misplace yan. Alam niyo yung kwento nung ano? Yung sa Japan, grabe. Gumawa sila ng robot na nanghumuli ng magnanakaw. Nabalitaan niyo ba sa Facebook? Meron. Gumawa sila ng robot ang trabaho manghuli ng magnanakaw. Di ba? Napaka-high-tech na ngayon. Gumawa sila. Grabe, trinay sa US. Grabe, in a span of 1 hour, ang nahuling magnanakaw tatlo. Dali! Sinubukan sa Mexico, 30 minutes, 5 magnanakaw ang nahuli. Sabi nila, subukan natin sa Pilipinas. Trinay, hindi ko alam ba't hindi niya nabalitaan sa Facebook. Sinubukan! Pagsubok in a span of 5 minutes, nawala yung robot. Uy, joke lang yun. Hindi, nagbabago na po ang energy ng Pinoy. Kung honestly speaking, you should learn to be observant pagdating sa nature. Ang bagyo umiiwas. Kasi amin sa Bicol, lumalayo na ang bagyo, hindi na dumidiretso. Ang dami ng pagbabago. Dati pag sinabi mong Pilipinas, hindi ka proud. Ngayon, ibang-iba na because of what is happening. Pag nasa iba't ibang bansa, ako ang tanong sa akin lagi, where are you from? I'm from the Philippines. Oh, I like your president! Can you borrow your president? Kada country pinupuntahan ko, ang hindi ko alam, may mga iba pa rin Pilipino na hindi magustuhan. Kumbaga para sa akin, isipin mo yung Boracay, naging sobrang linis. Kada balik ko dati yung Boracay, hindi na ako nagto kasi puro lumot. Sabi ng mga tao, hindi sir, normal lang yan tuwing summer. Ngayon, last na pagpunta ko summer, wala nang lumot. Sabi ko, pambihira si Presidente, pati lumot, natakot. Di ba? We need to be proud. Manila Bay, after 30 years, kailang malilinisan. Isipin mo yung ganun. Kumbaga, ang dami yung magagandang nangyayari sa atin. Kaya kailangan mong sabayan kasi sayang. Okay, sunod. Ito, Grand Canyon. Kung saan mismo si Tom Cruise, dyan po siya nag-wall climb nung Mission Impossible 2. Okay, nakapunta po kami mismo dyan. Sobra pong ganda dyan. Okay, and ito naman po. Yan, mga kasama ko, mga Aprikano. Ay, hindi, si Apling Carlo pala ito. Okay. Ito si Apling Carlo, siya po ang pinaka, isa sa close kong upline. Kasi, ang pinaka, anong pinaka-famous sa inyo, Carlo? Sobrang sarap po niyang kasama kasi wala kang maririnig na no. Apline, labas tayo, sige. Apline, ano tayo, sige. Apline, pagod na tayo, huwag na muna tayo mag-dinner, sige. Tapos maya tayo, oh, sip, ligo ka na. Akala ko hindi tayo magtitinder, hindi, grabe, lagi yan, on the go. Sobra yung konti sa taong isang perfect example na lagi lang masaya. Sobra po niyan, yan po yung pinaka isang taong kilala ko, napaka-positive na tao. Pag nakita niyo po ang bahay niyan sa Lag-Alaguna, grabe na, kabalutan talaga, sobrang ganda. Kaya nakapunta na ba kayo sa bahay niyan? Yes! Mag-request po kayo sa mga hindi pa message yung lahat sabay-sabay. Magmalay yung pagbigyan kayo, di ba? Kasi sobrang pong ganda ng bahay niya. Okay, sunod, eto naman po kami ng first na Maldives. Kami po yung pinaka-first na nag-Maldives. Sumunod po yung global tour na umabot ng 280 distributor. Second, first time in the history of Maldives na merong nagpadala ng isang kumpanya ng 280 distributor. Yung kada room, iba-iba. Kasi yung sa room namin, grabe. Tinignan ko ang budget ng kamay sa isa sa room. 80,000 pesos per day. Isang kwarto. Grabe na pangagalante po ng English. Kaya kung gusto nyo makatravel ng iba't ibang bansa na libre, trabaho nyo ng sobra kasi dadami ang GC nyo. Pagdating ng oras, lahat ng travel na pupuntahan mo ng libre. Okay. Ang Maldives po, pag nakapunta ka, hindi ka po maniniwala na nandun ka. Kaya ito actually, Nena, ilang taong ka na? Pwede tumayo ka. Ayan po si Nena, 22 years old. Nakailang country ka na? Naka 5 countries na po siya. Because of AIM Global, nag-work ka ba? Hindi po yan nag-work. After Grumadit, nagtuloy-tuloy po mag-AIM Global. Nakasama din po namin siya sa Maldives. Isipin mo natin, 22 years old. Guys, don't ever believe sa kasabihan na life begins at 40. Kalokohan niya. Bakit mo aantayin kung kailan ka 40 sa ka magsisimula buhay mo?
sa mga 40, kailan mo gusto pumunta ng Boracay, babae ka? Magtutupis ka kung kailan 40 ka na. Hindi ba tatatakbo-takbo ka sa beach? Paglingon mo, i-plancha, uy, gusot-gusot na. Diba? Enjoy life as young as you are. Hindi mo ma-enjoy yung buffet ko, ang dami ng bawal pagkain sa'yo. Diba ako, nung nag-cruise kami, nag-Asian cruise kami 2009, pag Asian cruise ko, grabe, may nakita ako matanda. Kasi di ba kadalasan ang nag-cruise, matatanda, naka-neck brace, may isa climb. Ang bagay maglakad, sabi. Sabi ko, kawawa, siguro nakarating na kahit nakapabalik, hindi pa nakaka-uwi sa kwarto niya. Meron naman isa naka-wheelchair. Ang maswerte yung nurse. Kasi yung nurse, ano pa, bata pa. Yung nag... Kaya huwag niyo antayin kung kailan kayo bata. Ay, huwag kung kailan kayo matanda. Kung bata pa lang, pwede kayo mas maganda. Sa mga lalaki, kailan mo gusto mag-sports car? Kung kailan 50 ka na? Diba yung kotse mo may grado na yung salam? Diba, hindi mo makita? Diba? Abang bata pa kayo, huwag kayo maniwala sa mga... May kasabihan, sky is the limit. Kalokohan yan, may universe pa. Sino nagsabing sky is the limit? May labas pa ng Earth? May galaxy? Ang dami pang pwede kaya huwag kayong magpapaniwala sa paniniwala ng ibang tao. Make your own journey. Magkaroon ka ng sarili mong story, magkaroon ka ng sarili mong kwento kasi buhay mo yan, hindi yan buhay na iba. Ito po, nasa Venice, Italy po ako. Okay? Hindi ko lang nakatrice na po ata akong punta ng Venice, Italy. Ito po yung road nila. Ang road nila dyan, tubig. Kaya ang mode of transportation nila itong ano ba, balsa, hindi ko alam tao dyan. Okay, yan po yung ano dyan. Grabe, nung last na punta namin 2 years ago, grabe, kasama ko si Apcarlo, mga couple kami, aning kami. Si Apmay, asawa niya si Apmay, si Apcarlo, si Apicora, asawa niya rin. Tapos ako, tapos yung girlfriend ko. Lahat kayo magkakasama. Nung kumakain kami dyan sa Venice, Italy, hindi ko makalimutan. Kasi habang kumakain kami, namili mo na kami mag-gusto. Pag-check nung chinek ko yung kinakain ko, 8,000 pesos. Isang meal, ako palang kumakain. Habang kinakain ko, flashback sa akin nung nagsisimula ako sa AIM. May kinakainan kaming top silog sa may Makati area, sa gilid-gilid ng Makati, 29 pesos. Isang itlog, isang hotdog, rice. Simula nung nagtaas sila, hindi na kami bumalik. Paborito namin yun, lagi kami doon pumunta kung nagtaas. Alam mo gano'ng tinaas? 3 piso. From 20 na naging 32. Aplan punta ba? Hindi na, pare, bakit? Nagmahal. Magano'ng 32 na? Oo nga, oo na. Ganun dati! Pag ang bag ko, laging meron yan battled. Naka-battled kasi kumukuha ko ng tubig lagi sa food court. Ang mahal kaya, babili ka 7-11 sa tubig, 15, 10. Lakad na lang ako pumunta ang food court, may tubig pa. Ganun ako dati, nung nag-iisip, magkaroon ako ng rice meal, rice topping dyan sa 7-Eleven, feeling ko ang yaman ko na. Pero pag mas mayaman ako, pag dalawang rice meal ang kinakain ko. Diba? Ganun nagsimula eh. Just imagine guys, ngayon, pag pumunta kayo ng iba't ibang bansa, regardless of the price, hindi po namin tinitingin ang presyo. Pag gusto namin, gusto namin. Pag gusto namin ng gamit, binibili namin. One of my most expensive shoes, may binili ako isang shoes nung nasa Japan ako, nasa 100,000 pesos. Isang pares ng sapatos. Ang tawag niya, ba't mo yung binili? Kusa ba yung naglalakad? Hindi. Bakit ko binili? Nagandahan lang ako. Sa totoo lang, wala naman mahal na bilhin pag may pambili ka. Wala nga lugar na malayo. From here, going to America, 12 hours. Straight. Malayo ba ang 12 hours? Hindi. Bakit nagiging malayo? Kasi nag-iipon ka pa. Kadugtong po yung pag-iipon mo yung layo. Eh kung nakaipon ka after 1 year, di malayo po talaga yung Amerika. Okay. Ito naman po, room. Kaya guys, dapat recruitin nyo na po yung mga kaibigan nyo kasi this coming anniversary, magkakaroon ng fusion ng official announcement si Doc Ed at pwede na po tayo magsimula ng network sa buong Europe. Ang Europe po, meron pong 741 million population. Wow. Ang mga katulong doon, masarap po recruitin kasi ang sweldo 100 to 200,000 per month. Malalaki po ang sweldo po din ng mga katulong. Okay? Ngayon, ito po, nasa France. Okay, napunta po ako dyan sa France. And ito naman po, sa Dubai, ang tawag po dito, Gold Souk.
or palengke ng mga ginto. Hindi po to isa. Hilera po yan. Kaya grabe, pag nandun ka talagang ma-stretch yung psychological wallet mo, talagang gustong-gusto mong yumaman. Ito po yung first na skydive ko. Ayan po, grabe. Mahirap pala pag medyo mataba ang mukha. Kasi grabe, gumaganong-ganong talaga yung mukha ko. Pero yung skydive po, hindi naman po nakakakaba. Ang nakakaba yung bago ka lumipad at bago ka tumalon. Pero during nasa Erica na, hindi na po nakakatakot. Kasi ang ma-feel mo, appreciation. Makita mo ang ganda ng view, ganito, ganito, ganito. Kaya, ang epic lang sa akin dito, yung nag-video. Kasi kinausap namin mag-video, tita, ikaw na mag-video sa amin na since hindi ka sasakay, ikaw na mag-video. Sabi niya, okay, simula pa baba, ikaw mag-video, okay. Lima kami. Binibidyo niya. Bagsakan kami. Pagbagsakan isa-isa, yakapan kami. Pag yakapan namin, kanta pa kami living on a jet plane, di ba? Kumakanta kami. Tapos nagsalita kami isa-isa sa harap ng camera, ano, grabe dito sa Englobal lang, grabe. After kita, patingin. Pagtingin namin, putik, hindi na-click yung record. Paano mo ngayon uulitin yun? Parang si Carlo, nasa Las Vegas kami, may nakita ko, ang gagandang babae, apat, grabe. Sabi ko, excuse me, can I have a picture with you? Sabi niya, okay, picture? Nakakabay ako sa apat. Si Carlo, gumagano-gano. Sabi ko, parang may mali sa ginagawa. Kasi yun, pag-alis. Sabi naman yung picture, pagtingin, pinicture ang mukha. Yung apat na kasama, hindi! Kulang niya ka talaga, Aplen. Kaya, kasi si Carlo hindi talaga marunong, hindi techie masyado, hindi marunong sa mga ganun. Ang kulit. Maraming mga ganun na epic moment. Okay? Ito naman, nakapanood po ako ng NBA. Siguro mga magsasampung beses na ata nakapanood ng NBA. Nakita ko ng si Stephen Curry, si Kevin Durant, si LeBron James, and even Kobe Bryant sa personal. Kumbaga, imagine mo ha, because of him, sinipagan lang, hinataw lang ngayon, lahat yan nararanasan. Yes! Kaya guys, mangarap na kayo kung anong gusto nyo kasi sigurado kung makukuha nyo kayo. Ito po, nakapanood naman ako ng football. I'm not a fan of football, pero nung nakapano ko, sa akin na-experience ng kagandaan sa football, pinaka nag-enjoy ako yung before and after the game. Kasi bago mag-game, marami ng inuman sa labas, sa mga parking area pa lang, ang dami na kung ano ng mga events yan. Diyan po ako pinaka nag-enjoy. Pero yung football itself, hindi kasi ako marunong tumingin kung paano ang score, paano ang ganito. Ang epic dyan sa kanila kasi, sila willing sila mag-absent ng 4 days. Para lang manood. Kaya nung kami nandun kami sa kalagit na halftime, nasa labas kami, medyo lasing, natutulog ako. Yung isang corner sinip, ginanon ako. Hey! Sa kumay, you're wasting the money of your parents. Akala sa mga bata na natutulog lang. Eh sila parang pinag-iipunan nila. Talagang in-ace sa amin, niregalo lang ng, ang ganda ng seat namin, ganda ng pwesto namin, tapos niregalo lang ng nature suite. Kaya parang kami, hindi na masyado ma-appreciate kasi nga hindi ako fan ng football. Tapos sila na fan, tapos natutulog lang kami. Kaya grabe ako kulit. Okay, now, eto ang pinaka gusto kong ikwento sa inyo. Eto po, nasa Las Vegas ako. Eto po yung view ng room. Parang maliit siya sa picture, pero pag personal, sobrang lapit dyan. Kitang-kita mo dyan yung mga chicks. Wow. Ang kagandahan sa mga babae dyan, yung mga malalaki at maliliit, nasa tamang lugar. Okay. Kasi ang mga Pilipino minsan, iba yung maliit, iba yung malaki. Okay, dyan, tamang-tama talaga. Okay. Ang pinakamaganda po sa Las Vegas, para po siyang isang buong street ng EDSA. From SM North, papuntang Pasay, na puro gimikan. Ganun po, magkakatabing hotel, puro yung bar. May inuman from 6 to 12, 12 to 4, 4 to 8, araw-araw po. Kaya nga siya tinawag na Sin City. Okay? Ang pinaka gusto ko dyan, yung kwarto. Grabe, napaka-grabe ang Englobal pag nagbibigay ng mga tour. Bakit? Yung kwarto, ganito. Okay, ito yung pinto. Ito yung CR. Napaka-grabe kasi may dalawang king size bed. Ang king size bed, pinakamalaking higaan. Yung may single, may double, may queen, may king. Okay? May TV dito, tapos may TV dito. Isipin mo halos magkatabi, may TV pa rin pagkalaki-laki. May hagdan, may sala, may TV ulit. Ang daming TV, ang pinakamalupit pa dyan, yung rep. Pagbukas mo sa rep, ang daming laman. Wag na wag mong gagalawin.
Kasi pag binuhat mo, considered sold. May sensor. Eh, paano ako medyo eng-eng ka? Di ba, grabe, dami-dami. Tapos binalik mo siya isa, wala, considered sold na yun. Okay, ang pinakamalupit pa dito, yung loob ng CR. Yung CR may bathtub, yung bathtub may TV. Diba? Hindi ko alam kung galit talaga sila sa TV or pinagbumukha nilang marami silang TV, di ba? Pasok ko, CR may, ang pinakanatuwa ako yung tuwalya. 14! Dalawa lang kami! Eh may ano yan lagi, manual. Pag mga magagandang hotel may manual. Binasa ko yung manual. Ina-explain para explain kung para saan, para ganito, ano yung libre, ano yung hindi. Yung towel, 14. Isang tao, isang tuwalya. Sabi ko, iba pala yung pangunas mo sa mukha, sa kamay, sa katawan, iba-iba. Sabi ko, tawa ko ng tawa, grabe, para ako nasa Pilipinas. Sabi nung kaibigan ko, paano ko nasabi sa Pilipinas? Para tingin mo tuwalya. Parang Pilipinas. Paano mo nga nasabi, pare, isipin mo, pitong tuwalya isang tao. Sa Pilipinas, isang tuwalya, pitong tao. Diba? Diyan po ako nakakain ng crabs, nag-grabe ang haba. Isang paa. Katawan. Paa. Ang haba. Yung isang, eh syempre, first time. Kuha ko anim. Haba, anay mag-ibang pagkain yung ginawa ko. Inubos ko, hanap ako sa suka, di ba bawang, saw-saw, kain, inubos ko. Hindi ako na high blood. Doon ko na-realize na iba ang cause ng high blood. Hindi yung crab. Ang nakaka-high blood yung ganun ka ng ganun. Kunti naman ito, di ba? Yung pala nakaka-high blood. Grabe na yung effort mo kapupukpuk, ikunti lang nasisip-sip mo. Ano ba? Parang lechon, ano ang nakaka-high blood sa lechon? Buto. Oo, buto. Subukan pumunta sa pistahan, pagdating mo, buto na lang yung lechon. Kung hindi ka ma-bad trip. Now, ano ang point ko, guys? How I really wish, kada country dinadaanan natin, I have lots of story kung iisa-isahin. Kaya, siguro nai-imagine nyo anong life na nag-aantay sa inyo. Once you are doing networking, di mo na maalala yung last year. Bakit ang dami ng kwento mo 6 months ago, last month? Once you're employed, yung nangyari sa'yo 10 years ago, naaalala mo pa. Kasi halos walang nangyayari sa'yo kakaiba. Kaya mamimili kayo kung anong klaseng gusto nyo yung life. Kasi ito pa, nangyari sa akin, maliban po dito, ayan, nakapunta ko ng Ferrari World, okay? Ito po, nung nag-top 1 po ako, isipin from a very simple, I'm pure Bicolano. Hindi po ako networker ng taga Manila. I started recruiting kaibigan ko, kapitbahay ko, kamag-anak ko, hanggang lumaki, nang lumaki, hanggang nakarating ako dito. Okay, and because of that, na-meet ko po siya sa personal. Kilala niyo po ba siya? Yes! Anong pangalan niya? Nick Vujicic. Guys, you should learn to change your idols. Si Nick Vujicic, pinanganak na walang paa, walang kamay, pero naging successful. What more ikaw? Kung ikaw nagkakaroon ka pa ng duda sa sarili mo, i-search mo sa internet, Nick Vujicic, makikita mo na pinanganak siya, putol kamay niyang dalawa, putol paa niyang dalawa, but still, he's one of the highest paid na motivational speaker. Why? Because of the culture. Kasi sa kultura nila, pag pinanganak kang ganyan, supported ka lalo ng government. Sa atin, pag pinanganak kang ganyan, nasa peryahan yan. Ganyan ang difference ng culture. It's about time na we need to change. Okay, last na gusto ko sa inyong sabihin, actually I'm already done. Marami po kayong natutunan? Yes! Na-inspire po ba kayo? Yes! Okay, now para sa akin guys, ito na lang gusto kong sabihin sa inyo. Always remember, we have a fingerprint. We have a different kinds of journey. Huwag mong tingnan yung nangyayari sa iba. Mag-focus ka sa nangyayari sa iyo. Just be a better of yourself. Kailangan mo lang maging better person ng yesterday mo, it's already enough. Kung magkakaroon po kayo ng sound, papipiliin kayong sound, anong gusto nyo? Sound number one. Nasa hospital ka. Sound number one, perfect. Sound number two. Anong gusto nyo? One or two? Two!
Then, if you have up and down in your life, it only means that you're still alive. Yes! Huwag kayong malulungkot kung may problema ka kasi part 2 siya ng grow. Okay? Now, ang buhok, it is a sign na nagre-remind sa'yo na kahit anong mangyari, may mga uncertainty. Kahit sarili mong buhok, pag hinangin, gumagalaw yan mag-isa, wala kang magagawa. May mga taong darating sa buhay mo at mawawala. May mga kaibigan kang sasaktan ka. May mga tiniwalaan mo na lolokohin ka, and that's life. Hindi ka naiiba sa lahat ng tao na nandito sa kwartong to. Lahat tayo, one way or another, naloko. Lahat tayo, one way or another, may kapalpakan na gawa. One way or another, may pagkakamali na gawa. And that's being human. Kumbaga, it's not your fault na naging ganyan kasi we are designed that way. Now, huwag ka rin mag-wish na lahat na lang magiging kakampi mo kasi ang pelikula magiging sobrang boring kung walang traidor. Hindi magiging maganda ang Fernando po kung walang Paquito Diaz. Hindi magiging magaling ang Batman kung hindi walang Joker. Hindi magiging magandang Avenger kung walang Thanos. It's the same. Hindi magiging maganda ang story mo kung walang kontrabida. Kaya huwag kang malungkot sa mga nagkukontrabida sa'yo. Sa mga chismoso, chismosa sa lugar nyo. At ikaw ang pinag-chichismisan, huwag kang malungkot. Puntahan mo sila isa-isa, mag-thank you ka. Kumare, hindi ko alam na pinag-chichismisan nyo ako palagi. Thank you. Kasi ngayon ko lang na-realize na napaka-importante ko sa inyo. Kaya nyo maglaan ng oras at mag-schedule para lang pag-usapan ako. Okay? Kung may mga kaibigan kayo ng utang at hindi kayo binabayaran, huwag mo nang singilin. Just appreciate it na just learning lesson. Next time, huwag mo nang pautangin. At least importante pa rin, ikaw yung nagpautang, hindi ikaw yung nangungutang. And guys, last na gusto ko sa inyong sabihin, gusto niyo po bang yumaman? Yes! Hindi ko po maramdaman. Gusto niyo po bang yumaman? Yes! Ang labanan ng buhay, it's not how bad or anong gusto mong dream. Ang labanan, paano ka naniniwala na makukuha mo yon. Then I'm going to give you an exercise na maiintindihan mo na kaya pala ganito at ganito pala dapat gawin. Kaya ready po ba kayo? Yes! Isa lang po hilingin ko, concentrate po kayo, pakinggan niyo po lahat ng sasabihin ko at imaginein mong detail by detail. Clear po ba tayo? Yes! Imaginein mo, meron po ang Indian mango hawak. Itong Indian mango na to, nagi-green, green, at nagi-yellow, yellow. Babalatan ko po. Kukunin ko po yung isang pisngi ng mangga. Hawak ko na po yung isang pisngi ng mangga na nagi-yellow, yellow, na nagi-green, green. Okay, kukuha po ako ng isang kutsara ng bagoong. Ilalagay ko po isang kutsarang bagoong sa harap po ng Indian mango. Yung Indian mango na nagi-green, green, at nagi-yellow, yellow, may bagoong sa ibabaw na ayun, nag-oil, oil, at nagba-brown, brown yung Indian mango. Ay, yung bagoong. Kakainin ko na po ngayon yung Indian mango na may bagoong. Naramdaman niyo po ba yung Indian mango? Yes! Yung bagoong po ba hanggang ngayon nasa ngalang-ngala niyo? May Indian mango ba akong hawak? Wala! May bagoong ba akong hawak? Wala! Bakit niyo naramdaman? Our brain can never differentiate what is reality and what's not. Therefore, kung alam mo sa sarili mong yayaman ka, dapat ngayon